Matthew na ba? Oh. Tan! Oy, at nandito ka. Maling channel yan, boss. Ayun. Hey! Yan, so mag ano tayo lang, mag afternoon bonding lang tayo, Sunday. So yun, pwede kayo mag-chat kung meron kayong questions. Ganyan. Ah, galing kami sa fundraising competition ng Intuit. So again, congratulations kay Jason Orense. Kay John Algray, congratulations, boss. Yan. Isa. Si Alex. Alex, ng Mahiwaga. Tsaka may isa pa eh. Tayo, talo. Hindi, apat sila, diba? Apat sila sa finals. Oh, yeah. Ah, Christian. Christian, yan. Congratulations. So, si mga nasa Intuit kanina, yan. Di pa umuwi si Pao. Yan. So, nandito kami ngayon kasi talo kami. Yun na. Maaga kami umuwi pag talo. Ayun. Saan may mga comments? Baka may nag-ano sa akin. Wala pa eh. Wala pa. Wala nagko-comment. Wala. Sino? Si John? John Push? John, halika na rito. Tuloy na natin yung podcast. Ito na yung pagkakataon. Oh, ito na yung podcast. Dream collab ko to. Boss John, halika na rito. Punta ka dito. Halika na. Sunod ka na dito. Marami tayong pag-uusapan. Tuloy na natin yung podcast na sinasabi mo. Ito na yun eh. Aka ba? Yan. Sa ibang viewers, pwede kayo maglagay ng question nyo dun sa comment section. Tapos, itatry namin yung best namin i-answer. Kasi, we have limited knowledge din naman, of course. Pero, syempre, gusto namin i-share yung knowledge namin sa coffee. Syempre sa specialty coffee, yun, gusto namin i-share yung knowledge namin. Yung approach natin sa ano, kasi iba yung approach mo, iba approach ko. Oo nga. Syempre, yun, magkaiba yung approach ng every individual. So, maganda siyang insight kasi for my viewers sa channel ko, syempre iba yung approach na natuturo ko because ganun ako gumawa ng coffee. Siyempre, sa viewers din naman ni Pao, iba din yung approach niya. May sabu, ganun. Oh, may saga dark. May diba? Saga dark. Oh, diba? Iba yung approach namin dalawa. Yan. So, magkaiba yung approach. So, ngayon yung best time para magkwentuhan tayong lahat. Kasi, yan, parang nag-uumapaw tayo ng knowledge ngayon. Mayroon tayong guest. wala na atang gusto mag-comment dito sa atin, ha? Okay. Magtanong lang kayo, kumbaga gumanda lang yung background natin, hindi na kayo nagtatanong. Samantalang pag nagla-live ako, ang gugulo nyo. Sana ba yung mga viewers ko dyan? Ito pwede talaga. Tayong mag-ano, pwede tayong, actually pwede tayong mag-brew. Oh, tara, mag-brew tayo. Oo. Ay hindi, meron sa akin. Bakit hindi lumalabas? Bakit sa akin lang lumalabas? Sa ano mo siguro? Sa Facebook mo? Hindi. Nakapindot ka sa reply ni John. Meron. Oy, Chris, baka may katanungan ka. Tanong mo lang. Nakapindot ba sa reply? Having dinner with wifey. Subukan daw ni John. Oy, eat well, boss. Having dinner right now with the wifey. Ayun na nga, ang gwapo mo. Sino, boss Dandy, sino yung sinasabihan mo ng gwapo? Boss, ang ganda ng lighting dito, boss. Talagang gagwapo ka kahit wala kang ligo. Putik yan. Promise. Parang pwede ako makapagawa ng content araw-araw. Papalit lang ako ng damit. Adjust ko lang yung lighting. Pwedeng-pwede, boss. Ayan na, si Jason Orense. Uy, champ, congratulations. Ang galing mo, ha? Congratulations, ha? Uy, alam mo ba, si Jason, di ba, ano to, viewer mo yan. Sa YouTube. Viewer mo si Jason. Tapos, talagang sobrang fan na fan ka niya. Nung, wow. Salamat. Nung pumunta siya ng Arcana, ikaw yung buong bukang bibig niyan. Wow. Thank you. And, nag-champion siya ngayon. Oh, yes. Yan. So, for those of you who don't know, Jason Orense is a new brewer. Home brewer siya. And then, nagkaroon ng fundraising competition. Kanina lang, sa Intuit Coffee, na ginanap namin sa Snooze and Bar Cafe. Dito lang sa may End Domingo, Quezon City. Yeah. Yung competition, 24 ba tayo? Oh, 24 ha, na iba-iba. May mga shop owner, may mga shop baristas, cafe baristas, may home brewers. Nag-compete din kami ni Pao. May mga champions. Meron din mga champions. And
Natalo ng new generation. Natalo ng new generation. Yung mga, pwede natin sabihing veterans sa mga competition. Yun lagi namin Boss, sinasabi. Parang di ka sanay sa mga lingwahe ko. Mga new gen, ang lulupit nyo. Veterans. Tinalo yung mga veterano, boss. Yun. So lahat ng, actually, lagi namin sinasabi, kami yung medyo may time na sa specialty coffee. Lagi namin sinasabi sa mga competitions, huwag kayong madi-discourage kasi coffee competitions are always everybody's game. Oo, totoo yan. Kasi yan. Kung ako naman din, diba, boring na talaga yung kape kung madaling manalo. Alam mo, yes. Isipin, mayroong one size fits all na recipe, sobrang yes. Dali nung coffee competition, napaka-boring din ako magkakape. Ganun yung mangyayari sa akin. That's true. Andito tayo lahat para para explore yung coffee, kung paano natin siya magiging, let's say for example sa akin, na maging bulletproof yung recipe ko sa specific pa lang. May recipe ako na gumagana sa anaerobic, hindi gumagana sa wash, so ang dami ko pang i-explore. May mga coffee pa ako na dapat i-explore. Mga ganun bagay, yung hirap ng kape. Ayun. Anong meron? Sabi ni Dandy, lahat daw ng gamit ni Jason galing sa videos ko. Grabe. Boss Pao, ito, Rafad Hao Rayala, Boss Pao. Hello, boss. Okay, sasarap. Ang sarap niyo po. Mas masarap ka, Tito Q. Uy, Tito Q, namimiss na kita. Mag-ride ka kaya dito. Punta ka dito. Oo nga. Actually, may usapan kami ni Tito Q nung... ngayon! Ngayon ba yun? Oh, last Sunday ata yun. Dapat magbabike siya papunta dito Kasi bibisita siya ng Firefly. Tapos sabi ko, daan ka naman sa akin, mag-content tayo. Tito Q talaga pinipili ito Pumunta ka dito, Tito Q. Wala, hindi tumuloy dito Palagi ka na lang nasa South Dito ka naman sa may bandang QC. Oo nga. Naman yan, Tito Q. Uy, Insan. Hello. Tikim tayo ng kape. Yung magkakape kami ngayon. Ano yung kakapehin natin? Tikman na. Pili ka dito sa Simple Kafa. Shower out mga master from KSA. Saan KSA? Kingdom of Saudi Arabia. Oy. Wow! Hello, master! Shower out! Follow nyo rin si Daryl Bueno sa kanyang YouTube channel, guys, sa mga viewers ko dyan. Marami siya mga educational coffee content na sobrang dami. Kayo na bahala mag-ukay ng mga content niya. And, meron tayo, sa mga, kung familiar kayo sa videos ko, alam nyo na galing ako na, kaka-travel ko lang from, ng Taiwan. And nag-shopping tayo ng coffee doon. Meron kaming coffee dito. Ito yung from Simple Kafa. Yung mga viewers ko, uy, kalma lang kayo. Bakit? Mati kami dito. Walang 1B1 na magaganap dito. Some 1B1 naman po dyan. Ayan, so meron tayong Kenya na medium dark. Uy, interesting. Medium dark na Kenya. Excited akong tikman yan. Uy, hindi pa nabubuksan? Hindi pa. Bubuksan para sa atin today. Kung nandito tapos, lang kayo, patitikim ko sa inyo to. Meron tayong Taiwan Alishan. Bagong coffee daw nila to. Ang variety niya is SL34. So, parang bagong farm ata siya, pero sa Alishan siya sa Alishan yung plantation. If you're not familiar, yung Alishan yung mountainous region ng Taipei. So, I'm sure masarap 'to. And then meron din tayong Katura Castillo, Colombia. Grabe. Colombia na rin. So, papapiliin natin si Pao kung anong gusto niya i-brew. I-brew natin ngayon tapos i-review. Hindi naman review. Siguro initial impressions lang. Boss, mga SL28? Parang siklib yata ito . Gano'ng karaming siklib mo? 34 yung available? Pang isang buwan to . Ito, ayoko na anaerobic wash, gabi na. Okay. Medium dark, smoke, prune, mulberry, oolong tea. Saan mo nakita ang anaerobic? Ito, hindi ka nabaro na magbasa ng Chinese? Ayun, anaerobic natural. Ayun, kita niyo, saan ba? Ayan. Basta, wait, autofocus, what's up ka? Ay, hindi, wag na, low quality. Ganon. Low quality. Sorry, boss.
So, yan. Ah, hindi. Ito. Anaerobic wash. Ito, interesting. Anaerobic wash. Ito. Ayan. So, parang gusto ko ng anaerobic wash. Pero mas maganda, siguro mas maganda itong simple kapa kasi ito bukas na eh, no? Stale na to. Ito ang ipapabro natin sa kanya ngayon kay Daryl. Patitikimin niya tayo ng simple kapa. World Barista, Home of World Barista Champion 2016. Hindi pa tayo nakakatikim ng ganito. Sorry guys, nadadala ko yung ugali, no? Nabubasa muna tayo ng comment dito. Ang formal ni Pao. Oh, boss, bawal dito. Bawal mag-ano. Bawal mga masasamang mga words. Ganyan dapat. Wholesome, mabait. Mga ganyan lang. Gago. Ganun lang tayo dito dapat. So, ayun, no, habang nag-ano. Boss, mag-ano ka muna. Painit ka muna ng tubig dyan. May mga comment, oh. Natuloy po ba ang session nyo with Arcana last Friday? Arcana, ay, hindi. Session? Hindi kami natuloy ni John. Kasi... Uy, nanonood din to sa'yo. Oo. Oh, sino? Wow. Sino? Si Chris yung nagtatanong. So, ayun. Hindi kami natuloy ni John ng Arcana kasi masama yung pakiramdam niya. Uy, kaya i-unfollow nyo na yung Arcana na yun. Hindi nagko-commit. Napaka-unprofessional niyan. Diba? Ang dami nag-antay. Kahit ako nung araw na yun, inaabangan ko talaga. Inaantay ko yun. Kasi papasok ako sa Zoom yun, no? Talaga yun si John na yan eh. Na shoutout Master Pao at Sir Daryl para sa Bataan Coffee Club. Oy, shoutout Bataan Coffee Club. Meron pa lang ganoon, oh, 'di ba? Ang dami nating coffee community na hindi pa nalalaman. May sick leave daw si Zane. Sick leave. San 'yun? Then natawa si Rosen do sa sick leave mo. Kasi hindi. SL34. Ah, 'yun lang yung available. Eh, ano, nagpapainit na ba? Mukhang nagpapainit naman na. Anong temp niyan? 88? Ano ba to? Kenya, 88? Boss, pwede bang mag-request sa'yo? Ano bang usual recipe mo dito? Ano yan normally? 90? Pwede bang 94? Hindi. Ay, hindi. Wait. Mid dark roasted pala to. Medium dark yan eh. Babaan natin. I-adjust mo na. 88 to. Okay na. At saka high quality naman to yung kape na to. Baka yung dark roast nila, eh masarap pa din kahit ano. Hindi tayo natikman ko to. Hindi pa bukas pa. Hindi, dun. Nandun ako. Ah, kala ko sinungaling ka eh. Mamaw yan. Talaga? Oo. Oh. 88 yung temp? Kahit nga ta, ganun. Pag high quality coffee, kahit malagpagin mo eh yung coffee, no? Ganun lang sila magbuho sa Taiwan. As in, wala silang pakialam sa pouring. Call of the year. Wait, ano sabi niya? What the fuck? Dino, manahimik ka. Huwag kang maingay dyan. Uy, watching from the beach. Eh, song. Uy, sarap naman dyan. Sama mo naman kami dyan, boss. Patikim naman kami ng espresso mo, boss. Uy, oo. Sobrang sarap niyan yung Honduras. Nakatikim ako niyan kay Pao. Natikman ko yun. Bumili yan si Pao ng Honduras. Sobrang sarap sa latte niyan. Promise. Solid. Oy, yan, boss. Boss Jewel. Shoutout kay Boss Jewel ng Agimat and Bruman. Doon. Ano ba yung... Wait lang. Kasi di ba Agimat X Broman? Hindi ko sure eh. Kung anong eh. Collaboration ata yan eh. Ah, so sino Agimat si Jewel? Agimat yan si Jewel. May Agimat yan. Si... Yung Broman, yun yung may dala ng Agi... Ah, ibang, okay. Pero si Broman, ibang tao si Broman. Oo. Bali si Agimat... Si Jewel ang nagdala ng Agimat kay Bruman. Yun ang tunay na storya. Di ba, boss? Watching from Qatar? Nasa QC ka lang, boss. Sinungaling ka talaga, Dino. Uy. Tarlac Barista Coffee Community. Shoutout! Uy, shoutout sa inyo, ah. Sa Tarlac Barista Coffee Community. Sana makapasyal din kami dyan sa Tarlac Barista Coffee Community. Pwede kami bumisita dyan ni Pao one of these days. Uy! Babiyahe kami ng... Oo, pwede natin gawin yun. Parang masisira yung buhay ko dito, ah. Tempos, ayusin ko muna yung desisyon ko sa buhay. Binibigla mo ko eh. Walang ganyan. Porkit naka-live tayo, hindi ako makahimbis sa'yo. Dapat hindi ka ganyan. Dapat, sinabi mo sa akin ng private, paano kapag may trabaho pa ako? May binubuhay pa akong pamilya, boss. Hindi yung ganyan. Wala nang magtatrabaho. Yung trabaho na yun, nakakasira ng pagkakapian. Wait, shout out daw kay Dino from Qatar, Katarantaduhan.
Alaga naman si Dino, boss. Oh. Amay, amay, amay. Uy, grabe. Ah, ang sarap. Sana maamoy nyo rin yung naamoy ko. Ang sarap talaga. Ang bangon-bangon niya. Parang anaerobic. Anaerobic parang natural. Parang hindi siya medium dark, di ba? Parang dito wash process. Oo, nga. Talaga, ang sarap naman nito. Grabe. Excited na ako matikman to. Minsan lang ako makatikim ng ganito. Yung mga mamahali na beans. Hanggang ano lang ako, hanggang maximum budget ko, 450, 650. Pakasarapin ko na yun. Pag di ko napasarap yung tig 650, naku, regrets yung boss. Eto, kahit anong gawin mo dito, pag mga matataas yung grade ng coffee, kahit ganun-ganunin mo yan, masarap yan. Shoutout din kay... Ah, from Prodigy Coffee Roaster, Sir RJ Dingkong. Uy, shoutout sa'yo, Master. Yan, nabigyan ni Jewel ng agimat si Jonathan. Tama, huh? Yan ang tama. Si Jonathan ang may-ari ng, ano, ng brewman. Ah, ng brewman. Pinasa lang ni Jewel yung agimat. O, ito na, gamitin mo yung agimat. Saba yung, ano? Owner. Mahaba yung hair? Ay, hindi. Iba ba yan? Jewel, saba yung mahaba yung hair? Tanungin natin si Jewel, tinatanong mo, di ko kilala yun si, John, si Master Jonathan eh. Sorry Master Jonathan, hindi ka pa kasi namin nakikilala yata eh. Ako kasi tinatanong mo, hindi ko naman kilala si Master Jonathan, ko naman talaga boss. Game. Uy, na-shoutout na ba natin to, yung from Prodigy Coffee Roaster? Si Sir RJ Dingko. Hello po sir. Let's go. Yeah, magandang hapon. Magbubrew tayo ng Kenya... Kenya Cabaret PB. Uy. Washed. Na SL28, SL34. Okay, no? Yung available si clip mo, 34 na lang. Ngayon, ibubrew natin dito, 33 na lang. Solid. Pati siya natatawa, oh. Gusto mo, madam, sumahali ka na rin dito. Uy, may ano yan, may video yan sa channel ko. Pinag-brew ko siya. Ano yung pinag-brew ko sa'yo? Pinagbrew ko siya ng Timor na yung drip assist ng Timor. Sabi ko, buhos mo lang, tignan natin kung masarap pa rin lalabas. Kasi minsan may bias eh. Dahil naka-drip assist ka, pero brewer ka pa din. So alam mo pa rin kung paano babagsak yung tubig, di ba? So ginawa ko dun sa birthday niya yun eh, regalo ko sa kanya yun eh. Yung video. Oh, okay. Pinag-brew ko siya. Dito, magkatabi kami ganyan. Pinag-brew ko siya. Gamit yung drip assist. Sabi ko, bahala ka. Ikaw magbuhos. Wait. Madam, masaya ka naman ba sa regalo niya sa'yo? O okay ka na doon? Oo. Pero kung ako hindi, dapat espresso machine. Kung ako lang, di ba? Kung magde-demand lang ako, magre-regalo, video lang. Dapat espresso machine yung ibigay. Para, o kaya coffee maker, di ba? Tapos kukuha. Tapos kukuha na lang ako ng beans dito kung anong available. Hindi, binibigyan lang kita ng idea, madam. Maraming kape dito. Kahit anong gusto mong kunin, kunin mo na. May consent. Ako may-ari nito. Ikaw talaga, madam, ha? 7, 8, 18? Ikaw bahala. Ikaw magbuburo. Kahit nga, ano mo ito, ang grind size mo dyan, kahit 3 ng komandante, masarap yan. Uy, maraming salamat sa pag-send ng stars. Ay, yung pala yung tunog ng stars. Oo, ngayon lang narinig ni Daryl. Ngayon lang nagka-viewer ng 21 yan, eh. Oo nga. Hindi ko alam yung tunog ng stars. Uy! Shoutout din kay AC Magalona ng Intuit Coffee. Yan, congratulations ulit, ha? Congratulations sa napakagandang event nyo. Grabe yung flow. Napaka-successful. Sobrang bilis na tapos. Grabe. Master Grabe Raul yan. Kasi, mas mabilis sana yon kung hindi dumating si Master Raul. Dumating kasi, ang judging time, 2 minutes lang eh. Tapos nung dumating siya, naging 8. Ba naman, pinatagal tuloy. Sana kanina pa kami nakapag-live, no? Kasalanan to ni Master Raul. So talaga, boss, ha? Okay, pwede ba kayo mag-request? Meron ba kayong request na brewer na gagamitin namin? Brewer? Ako gagamitin mo? Wait, okay, kailangan ng... Uy, boss, kailangan talaga ng med-cert nung ng SL34. Itong bubro namin. Boss, Philippines yan. Magtimpla na kayo. Naku, nagagalit na si Mami Zane. Nainip na si Mami Zane. Pasensya ka na, Boss Zane. Nandito ako eh. Pili na kayo kung anong gusto nyong dripper. Yan yung gagamitin namin. Oh, yun. So, ayan oh. Sige. Pili na yung dripper. Okay. Ano bang dripper na gusto nila?
Wala pa nga eh. Aeropress daw. Reggie Mint. Aeropress? Sige! Guys, meron tayong exciting na papremyo para sa lahat ng nanonood, no? Meron tayong parapol na suren, no? Para... Manood lang kayo. Promise. Paparapol ko to. Wait, wait. Ano bang gusto niyong raffle? Wait. Suren, wait lang ha. Kukuha lang ako ng ano, ng ano. Ano bang gusto niyong iparapol? Aeropress ba? Wait lang, kukunin ko lang. Yan, so... Oh, you. Ito, 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 ito. Ito, gusto niyo to? Ito, meron din tayong Aeropress dito. Tanggalin niyo na lang yung sticker ni Daryl, no? Para ano, mapapupunta sa inyo to. Pag napunta sa inyo, tanggalin yung sticker ni Daryl. Urea challenge? Uy, Alvin! Halika na dito. Hindi yung nagtatago ka kung saan ka man. Pumunta chef. Ka na rito, chef. Halika na, chef! Uy, mind daw sa P2. Mind sa P2. Pa-screenshot na lang po. 1, 2, 3, 4, screenshot, P2. Code, PM nyo na lang po. Boss, hindi pa ba tayo magbubro? Baka maubos na yung mga equipment. Eh, hindi ko alam kung ano ba, Aeropress o yung... Aeropress? Oh, sige, Aeropress. Ano ba yan? Gamitan natin yung recipe ko. Ayun, so magla-live review tayo ng... Since mag... Ito ah, lahat to, hindi to scripted. So magre-review tayo ng 21, recipe 22. Ni Daryl. Oh, recipe ko to ng Aeropress. Okay. Ilang click? I-reveal ko na. Anong ilang clicks? Ay, okay lang ba sa'yo? May reveal yung recipe mo? Yun naman ang, alam mo, sa channel ko, wala akong tinatago. Parang may tinatago naman ako. Kung kita na ito eh. Parang may tinatago naman ako. Sa, ano to, sa Komandante, 23 clicks. Uy, shoutout nga pala dyan sa 23 viewers, no? Uy, dumadami yung viewers natin. Thank you so much for watching this stream. Gusto nyo ba ng duck race? Papa duck race. Di, boss, alam mo yung mga viewers ko. Uy, si Sir Ernest, oh, lakas naman yan, boss. Lakas naman yan, boss. Oo, boss. Malapit-lapit na kami dito ng ano, maging... Alam mo na yun, Tito Ernest. Alam mo na kung anong magiging ikaw kapag hindi ka nag-ingat. Kaya kailangan mag-ingat ka. Hindi ko nabibigay yung full context ng ibig kong sabihin. Ayun. Ito na yung ano, tatalo sa... Uy! Shout out kay Amir. Oy, shout out from James. Oy, oh nga, Amir. Kilala mo yan si Amir? Oh, kasama namin yan. Nagpunta yan nung finals. Sana all kilala mo. Amir. Shout out sa'yo man. Finals? Hindi, ayan, leg 3 pala, leg 3. Naglaro siya ng leg 3. Tapos? Oh. Nag-semis atash si Amir. Wait, si Amir, is siya yung champion recent ba? Hindi, si Mike yun. Hindi, sa ibang brewing competition. Ah, sa Davao? Oo ata, ikaw parang, ata parang. Sir. Amir, ay, ay hindi, siya yung ano, siya yung barista sa, wait, workstation, specialty coffee. Yun. Yun. Idol ko yung boss, ang ganda ng pag-slurp mo, may kasamang ubo. Oy, si Miss Armory. Hello. Hello dyan sa BLCK. Hello po. Farm tour na daw ulit. Balik na dito sa Jensen. Oo nga, nakita ko yung ano ni Sir Roger. Nag-harvest na sila. Saan? O, nakakita ka na ng ano, ng kape? Yung... Na halaman? Oo, malamang. Nasa Jensen ka eh. First time mo yun? Meron akong ano. Oh, first time ko. Meron akong film na ginagawa ngayon. Short film. Nice. Oh, ito yung first announcement kasi sinabi ko kay Pau. Wait. Here, alabang. Dalaw kayo. Boss, bawal dito mag-promote. Bawal po. Bawal yung mga promotions na yan. De, joke lang. Boss, namimiss na kita. May nilulutong event yung ano, grind. Sa January. Boss, gusto ko itang makalaban ulit. Babawian kita. Tandaan mo yan. Ah, let's go. So, ayun, boss. Semis? Nakabot ka ng semis, boss. Sayang, no? Muntik na, no? Muntik na mag-champion. Yung katabi mo pala yung nag-champion. Sayang, muntik na. Pero, boss, idol kita. Pinapanood ko yung content mo kahit hindi tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy mo yan, boss. Maraming ano yan. Maraming magandang dulot dyan. Sino to?
workstation. Si Amir. Si Amir. Oy, shoutout nga pala kay Felisas ng... Saan nga ang Felisas? Nueva Vizcaya. Oo, walking distance lang sa Caloocan yung Nueva Vizcaya na yan. Sir Mark! Maraming salamat sa panonood. Si Mark. Hindi yan si Sir Mark. Mark, salamat sa panonood, boss. Yan. Pag ba, tinalo ko niya ni Mark, binugbog yung grind ko. Grabe. Ang boat namin, magkalaban kami, alam mo, ano... 3 sa kanya, sa 3-0. Akin... 3-1. Grabe ka naman. Apat yung judges. May moto pa rin sa akin. Isa. Masama pa rin yung loob ko na binugbog ako ni, ano, ni Master. Shoutout, Boss Pau. Nandito yung kape mo. Siguro, yung Archers ko yung ibigay nyo, yung 1 kilo. Asa na? Ang tagal naman. Ngayon mo na ipadala. Napaka-demanding. Siyempre, Boss. Ginagatasan ko ang coffee community. Sa bawat ano sa bawat kape lahat gagatasan natin. Ay nga, kung nanonood ka man ngayon, Master Edgar, maraming salamat sa coffee binibigay mo. Mayroon akong plano doon, hindi ko pa natatag or na ano nagagawa ng review or something, pero meron akong magandang plano para sa beans na binigay mo. Maraming salamat. Imagine 600 grams yun lahat. Ito, wow. 200 na magkakaibang bag. Wow. Ng beans. Dumating sa bahay, tinanong niya lang yung, ito ang ano namin ni Master Edgar, tinanong niya lang kung ano yung address ko. Tapos, yun na yun. Sabi ko, ito po, binigay ko naman. Kala ko, papadalan ako ng ano, ng gero, mga tubo, ganun yung mga unnecessary na bagay, bubong. Hindi pala. Pagdating, coffee bean, 3, kinabahan ako. Hindi ko pa kasi sahod nun. Sabi ko, ala, shit, wala akong pera, paano ko mababayaran to? Pini-em ko siya. Sayo na, may nag-sponsor. Ang bait na nag-sponsor. Maraming salamat sa nag-sponsor. Thank you so much. Ano, boss? May nagpapadala ba sa'yo ng kape? Meron. Si Sir Edgar din. Pinadalan niya tayo ng Auntie Nancy. Uy, ilan? Isa lang. Isa lang. Sa akin, 3. Uy. Mahina manggata sa coffee community to. Mahina. Isa lang pinadala sa kanya. Sa akin, 3. Sorry. Ay, si... Sir Arnel, shoutout din sa Jensen Coffee Association. Salamat ulit sa pagpasyal niyo sa akin. Nung nagstay ako sa Jensen, ito lang recently nung nag-compete ako sa Leg 3 ng PCBL. Pangasinan Coffee Community, wow! Meron din sa Pangasinan. Ang saya naman sana. Oy, shoutout sa Pangasinan Coffee Community. Bobro ba kayo? Oh, okay lang yun sa kanila. Mga friends yan sa ano, Pangasinan Coffee Community. Inutos to ni Carlo. Si Carlo Mencias. Siya yung sisihin nyo. Siya yung nag-push akin na sabihin nyo na wala ano. Sa puso ko, boss, hindi mabait tayo dito. Pwede tayo mag-road trip, pao. Ayun na naman eh. Sisingilin na kita sa collaboration. Ang dami mong naiisipan eh. Diba? Susunod, may bayad na to. Ang dami na ng community yung nagpapa-shoutout to. Uy, shoutout sa'yo. Tagal ng Rapol. Uy, Dino. Ayoko ng ganyang klaseng viewer. Nanonood ka para sa mga Rapol. Maging loyal ka sa akin. Manood ka. Hanggat gusto mo. Ganyan mo dapat, ano, malin yung mga pinapanood mo sa internet. Hindi yung nung iingi ka ng parapol. Pero sige, tuloy na natin. Nandito yung Suriven. Eto. Mga 50,000 views. Paparapol natin to. Sige. Sige ka naman. Kala mo, aabot tayo ng 50,000. 20 nga lang. Hirap pa eh. Uy, si Champion. Wait. Boss, baliktad yung scroll. Mamahalin yung mouse nila. Baliktad yung scroll. Shoutout sa Pangasinan. Wait, nasa na tayo? Wala na nagko-comment? Wala na? Nabanaata tayo? Nasa taas? Wait, nasan ba? Bakit nawala na? Ayan. Tama lang yun, isang karangalan. From Sir Anthony James, Kyle Labrador. Ay, oh boss, grabe. Isang karangalan ng masabihan kang bobro. Ito, nandito. Nandito yung nagsabi ng bobro sa akin. Ang sumo. Uy, sa naghihintay ng Mami Zane, napapressure na ako sa'yo. Wait lang ha, kasi nintay namin yung tubig eh. Wait lang, relax lang ha. Ba yun? Hindi ko... Kanina pa pala yung kape, boss. Mapapanis na. Eh, alam mo yung tubig kanina, 1 liter, 600 ml na lang. 600 ml na. Ayan na, 84 na. O, game. Boss. Okay, yung recipe ko ng AeroPress,
18 grams boss, ng coffee. Oh, 18 grams, sige. Tapos, tignan natin yung brew niya. Yate, judge tayo kung bo-brew tayo. Oh, ba, magaling din. May paalad, may patak-tak-tak-tak pa, no? So, ayun, oh, i-advertise na natin to. I-take na natin ang opportunity para magbenta. Baka gusto niyong bumili nito. Binibenta mo to? Oo. Oh, mini jar. Magkano yung... 500. 500 pesos. 550. May commission ako na 50 pesos. Pag bumili kayo, just write my name under the code PAO69. Okay? And may promo code. 550 pesos. Sa akin yung 50 doon. Okay. 18 grams. Tapos 200 ml ng water. First pour, 100 ml. Hindi. Huwag mo na sabihin. Ako na. Oo, sige. Hindi naman nila nakikita eh. Hindi nila matatandaan yun. Yan. So, first pour niya. Okay. First pour niya is... Sabi mo 90. 100. Ah, 100. Bakit 80 lang to? Porkit di nila nakikita, eh, ginaganyan mo yung mga viewers. Boss, pag nanonood kayo yung YouTube niya, no, wala kasing overhead na camera. Meron. No? Sabi niya, kita ko dito, sabi niya... Sabi niya 100, 80 lang nilagay. Medyo may pagkasinungaling din to, ha. Ano ginagawa niyo? Boss Daryl yung 01 ko, ha. Oh, sige, Rosen. Ruth Orense Bacariza, anong ginagawa niyo? Nakinood lang ako kay Jason Orense. Hello po. Oy, hello, hello Ruth. Congratulations. Hi. Po ulit kay Jason. Oy, 1 minute na. Ay, naku, daldal mo kasi. Wala pa, wala pa. Ay, grabe, no? Kapag talaga nagkakape ka, no? Kapag nagbubro ka, no? Meron kang isang recipe sa isang bagay, hindi ka madedelay ng time, eh. Maaalala mo, eh. Kasi, ano na, eh, yung routine mo kasi madalas mo na siyang ginagawa, kaya parang normal na sa'yo na parang bigla mo mauulit. Uy, aware ka sa ginagawa mo. Mukhang araw-araw mo tong recipe, ha? Hindi naman, master. Hindi naman. Di ka ba mapapahiya dito? Sana hindi. Teka, napaisip ako bigla. Nawala yung ano, nawawala yung ano natin, yung views. Alin? Sa taas. Bakit? 33. 33, hindi yun. Yung comment, hindi na tayo nakikita. Huh? Ay, ayun. Meron. Hindi, angat mo yan para makita natin. Ah. Uy, shoutout sa ano, 31 viewers. Bigla na lang yun mawawala kasi 10% na lang yung ano ni Daryl, yung MacBook. Di ko sinasabi, naantay kong ano. Nantay kong malobot para bigla ang mawala. Ayun, tapos 2 minutes, ayun, oh, pinarest niya. 1 minute immersion, tama? Yes. Oh, yun, oh, galing ko. Oh. Attention to the detail. Wow. Tapos, ayan. Tatagalin lang niya ng another 1 minute as binaliktad niya nung 2 minutes and 15 seconds. Magaling to, magaling. Tapos dadagdagan niya ng tubig dito sa taas. Tapos, yun yung ipapang-bypass niya. Pagka-press, tapos babalik ta rin, talaga yung tubig. Dito, yan yung butas na yan. So, ayan, oh. Meron pa siyang... Bilisan mo, boss. Naiiya na ako, boss, eh. Press mo na yan. Hindi, boss. Ikaw mag-press. Ano to, bros? Ano to? Iyo press. Hindi sa akin. Iyo. Bahala ka dyan. Wait lang yung laptop, malulobat eh. Dyan. Boss, hanggat hindi ka dumarating, hindi kami uuwi hanggang alas dos yung live stream. Raffle? Dino, manahimik ka mamaya ni Raffle. Wala pa tayong sponsor. O, 3 minutes. Grabe, no? Di ako nagsisinungaling, guys. This time, totoo na yan. 3 minutes yung time. Ayan. Kung makikita nyo man. Hey, let's go. Hero, what's up, man? China number one? Alvin? Raffle? Kayo talaga. Ayan. Ayan ang ano, boss. Kasi di mo alam ang viewers ko. Charity viewers yung mga yan. Nagkamali ka. Sige, ano bang gusto nyo yung ano? Ano bang gusto nyo? Mag-request kayo. Kukunin ko dun. Hindi nyo nakikita eh. Ako lang nakakakita eh. Mag-comment lang kayo dyan kung anong gusto nyo iparapol. Ipaparapol natin yan. Basta, i-follow nyo lang si Daryl sa YouTube at saka sa, yun to, sa Facebook na din. Kawawa naman. Ito na. Walang nanonood. Ay, sorry. Sorry. Okay. Sorry. Wait.
Pwede mo nang tikman. Wait lang. Pag mga coffee enthusiast, sa umiinom ng kape, hindi sa baso. Sa kutsara. O boss, kapag coffee enthusiast ka, alam mo ba yun? Hindi ka, alam hindi. Mo. Ikaw. Sa baso ako umiinom ng kape. Ikaw, alam mo. Tanong ka ng tanong sa akin kung pinapanood ko yung videos mo. Ikaw, di ka nanonood ng videos ko. Hindi ka updated. Hoy, nanonood ako. Ano alam mong content? Ano? Ano yung huli ko napanood? Di niya alam. Oh, wala. Wala. Diba? Ako, alam ko yung timestamp kung kailan siya huminto dun sa isang specific na coffee shop. 5 minutes and 27 seconds. Huminto siya na parang, uy, andito na pala. Ganun ako ka-loyal sa kanya. Tapos siya, walang kaalam. Alam kahit ano, kahit konti, wala. Sige, tikman ko na to. Mainit. Grabe naman yun. Napakaganda naman ang slurp na yun. Siyempre, hindi ko ginagawa yun pag nasa labas. Siyempre, pag, ano, pag nasa content ka, gagalingan mo dapat mag-slurp para, ay, wow, pro. Pero, nandito tayo sa darker side ng coffee. Mas sarap siya. Sobrang sarap niya. Parang, sarap ng kape, hindi yung brew niya. Parang, I mean, actually, ang sarap talaga ng kape. Gusto mo ba? Sarap, masarap siya. Sarap ng kape. Oh, kasi kahit kung inabutan niyo yung first part, sabi ni Pao sarado pa pero natikman ko na. Nung nasa Taiwan ako, in order ko din kasi to actually. Kaya sarap. Ako napabili ng beans oh, ng cheers Pauin. Guys, cheers. Yan. Uy, gumagano. Antik na ako dumacho ka, gumagano ka din ha. Nag-slurp-slurp ka rin ha. Uy, wait. Pas na bukas na alis namin. Shoutout muna Team PH. Uy! Shoutout! Pa-shoutout nga po siya Team Philippines. Uy, pagdasal natin yung Team Philippines, yung Philippine delegation papunta sa ASEAN Coffee Brewer League. So, this is the first time na lalaban yung Philippines sa ASEAN Coffee Brewer League. So, yung ASEAN Coffee Brewer League, kung di nyo alam, parang siyang mini Olympics, parang Summer Olympics, pero pang kape. Mm-hmm. Yun. So, meron ding World Brewers, World Barista, pero ito, ASEAN Coffee Brewer League. Ang mga kalaban nila, Myanmar, Thailand. Laos, Thailand. Pilipino, kasi pagkapwa Pilipino, nag-aaway-aaway. Kaaway pa rin yun. Diba? Lalo na pag nasa ibang bansa. Magkakampi, may nagtatalo bigla eh, diba? So yun, ito yung first time natin nasasali. So meron tayong 6 delegates papunta sa ASEAN Coffee Brewer League. Unahin natin si Mike the Brewer. Siya yung champion ng Philippine Coffee Brewer League. Pag-isan? Hindi mo alam. South Hindi. Cotabato. South Cotabato. O, diba? Dito updated sa coffee, no? Kaya di pinapanood, eh. Tapos next is si Hazel Pelayo from Bulacan. Oy, siyempre, lapit ng Bulacan. Alam mo talaga yan. Ang third, sino third? Third? Sino third? Di mo kaya. Si John na ba? Hindi. Hindi, fourth si John eh. Oo, weak yun eh. Si Alea. Ah, si Alea. AC Magalona. Kakarating lang natin sa Intuit. Ginalimutan mo na yung third place. Hindi, masama talaga yung memory ko eh. AC Magalona ng Intuit Coffee. Mm-hmm. Siya yung third. Mm-hmm. And then ang fourth, si John Tumulak ng Arcana Coffee. Mm-hmm. Ang fifth natin ay JJ ng Trey Specialty Coffee. Magaling and then, si JJ. Sixth natin is RJ from CDO. Tama? CDO? Kahit mali na tayo dyan. Sige na. Sige, CDO. Tama. Oy, on. Yan. Okay. Good luck. Good luck sa mga Philippine delegates. Hindi na sila makatulog kasi babiyahin na sila bukas papuntang Thailand. So, wala nang laman yung katawan nila kundi kape. Kasi ito ba yung pinaka-interesting na bagay pag sumasali ka ng ASEAN Coffee Competition? Nakuha ko lang to sa isang credible source. Na kapag daw ang Pilipino is kumukumpit sa international, sa ASEAN, napakahirap daw lumaro ng isang Pilipino. Kasi ang lifestyle na meron tayo sa Pilipinas, yung mga common na kinakain natin. Wait lang, ini-explain sorry, na. Sorry, sorry. Eh. Masarap, oh, masarap nga. Sinabi ko na kanina eh. So, galing ko talaga. So, ayun, no? Oh, in-explain ako eh.
Kailangan nilang mapakinggan to. So kapag lumalaban sila sa ano, sa competitions abroad, nahihirapan tayo mag-adjust ng preference na meron sila. Kasi yung panlasa na meron tayo is ibang-iba sa panlasa na meron sila. Yes. So tayo kasi yung suka iniinom natin. Kaya yung acidity, sobrang taas ng tolerance natin. Sila, yung suka, pag sumausaw, ano lang yun, ganun lang yun. Tapos didikit lang sa dila. So, hindi ganun. Kaya napakahirap ng ano adjustment ng ating Philippine team. Ayan. Kaya supportan natin sila. Daanin natin sa dasal, dun tayo malakas. Puso! Ayan, Pilipinas! Ayan, let's go! Wait, may nagko-comment ata. Kuya, gusto ko po maging content creator. Okay ba CapCut pang edit ng video? Boss Daryl, kilalang kilala ka, no? Boss, kanino mo ba tinatanong? Sa akin ba o kay Daryl? Kasi kung kay Daryl, nako, ako nasasagot para sa'yo. Kasi alam mo kanina yung camera, may konting ano, green. Boss, pinalitan yung lighting, in-adjust agad, sinagad para mawala yun. Ganun. So kung CapCut, mukhang hindi. Pag ako, oo, CapCut lang ako, cellphone pa. So talaga boss, mga tanong mo ah. Uy, meron tayong totoong tanong. Uy. From Chris Jimpy. May beans seller po ba sa Metro Manila na nagbubrew ng beans na binili mo? Like, para ma-taste mo yung recipe nila for that. Actually, meron. Especially pag nagpunta ka sa mga coffee shop. Maraming coffee shop na they sell different filter coffee beans. Mm-hmm. Pwede mong i-request yun sa bar. Oo, tama. Oh, parang ganun yung naging scenario ko sa Taiwan. So, lahat ng coffee shop na pinuntahan ko, pa-order. Mm-hmm. And then, nung paalis na ako, kumuha ako ng beans nila. Meron pa akong idadagdag. Kapag pumunta kayo sa mga coffee event, like gaya ng kagabi na pinuntahan ko dun sa... PSE. Hindi. So, PSE ba yun? Ah, yung Stock lugar. Stock Exchange. Dun sa Origami Cup. Origami meron Cup. Dun mga booth na maraming sample. Like kahit, ano mo yun, pamasahe lang yung dala mo. Tapos pumunta ka doon, tapos magkakape ka, kuha ka lang doon mga ano, ng coffee, libre yon. Libre lahat ng kape doon. Pinalimutan ka na eh. Free taste. Uy, hindi, nagbigay ako boss. Free taste lahat ng coffee doon. Tapos, ikaw lang magde-decide kung gusto mo yung coffee. Mag may mga pre-brewed na coffee na doon. So, yes. Actually, pinaka masarap pumunta sa mga expo ng coffee kasi madaming nagsashowcase doon ng coffees. So, yung mga beans nila, readily available din yun, yung mga sinashowcase nila na beans. Mm. Doon pinakamasarap mag-shopping, minsan naka-sale pa. Oo, kagaya na lang nabili ko kahapon, 450 pesos lang yung, ano, yung beans na nabili ko. Which, ano siya, mataas din yung grade niya. Kaninong roaster galing? Nakalimutan ko, boss. Bagong roaster siya? Hindi. Nakalimutan. Linis? Oh, sobrang linis, boss. Ah, by the way, ginamitan ko ng Acer filter. Yan, hindi ako sponsored, pero yun. Baka kasi sabihin nyo, ginawa ko yung recipe, hindi naman ganun yung lasa. Yan. Ginamitan ko ng Acer filter yung AeroPress. Pag, so yun nga, sa mga recipe, hindi talaga tayo magkakapare-pareho ng recipe no, kahit anong gawin nyo. Magiging magkaiba yung ano natin, yung recipe ng bawat isa. Ang pinaka-importante, ano mo pinaka-importante sa'yo pagdating sa kape? I mean, paano mo maya-adjust? O yung, ano yung magiging mga adjustment mo sa coffee? Paano? Ah, well, una, magbe-base ako dun sa condition ng coffee. Depende sa kulay niya. Tapos kung i-break ko siya, ano yung amoy. Mm-hmm. Kasi minsan, pag bin-rake mo siya tapos naamoy mo floral, ang instinct ko noon, i-grind ko siya ng coarse. So, coarse yung atake ko. Mm. Oh, you see, challenging yan. So, ano yung mga alam mo? Ano yung mga... Kasi alam mo, boss, yung mga florals lang na alam ko. Sampaguita. Saka, gumamela. Yun lang. Hanggang dun lang ako. Pag nakadetect ako ng floral, dalawa lang. O kaya meron pa isang florality na natit na aamoy. Safeguard green. Plurality sa akin yun. Uy, may iba na nagsabi sa akin na ganyan yung amoy nila. Naalala ko nga nung kwento mo eh. Baka ako yun. Ikaw nga, kwento mo sa akin dati. Oo. Tapos may na-meet akong bago. Ika-copyright yun, gaya-gaya siya eh. May na-meet ako sa Jensen, nakakwentuhan ko siya.
kwento niya rin Safeguard Green. Nilabas mo na ba sa content mo yun? Hindi. Oh, ako yun. Lang, personal ko lang na ano yun. Kaya nagulat ako kasi sabi ko, alam mo, kwento yan sa akin ni Pau. Wow. May naamoy siya na Safeguard Green. Naalala mo pala ako? Oo naman. Nung pumunta ko nga ng Jensen, dininay mo na kilala mo ako. Tapos, wait, minisip po, pagka wala talagang camera, no? Oy, wait, may comment tayo dito, may comment tayo. Bago natin balikan yung topic natin. Ano yung topic natin tungkol sa plurality. Sa pag-adjust. Sa pag-adjust. Pero basahin muna natin yung mga comment. Kim Potsorillo, uy, nanalo to ng voucher sa akin dati. Oh? Pinas pataas. Uy, yes, pray natin yung Philippines sa ACBL. Ang sarap. Sobrang lamig ninyo, may astringent na. Angel Torrio, Sir Daryl, na-try nyo na po ba yung Amber and Frost na dripper? Honestly, hindi pa. Matagal na akong kinokontak ni Sir Dave Dorsey para i-review yung Amber and Frost. Kaya lang hindi pa nagmi-meet yung schedule namin eh. So, sabi ko kasi gusto ko pag ni-review namin yung Amber and Frost, nandito din siya sa space ko para ganito, maging ano siya, interactive na video. Kaya lang, hindi pa nag... Kala ko maging bias eh. Kasi kasama mo eh. Oo, di ba? Hindi, pero alam niyo naman, pag nag-review ako, sinasabi ko talaga pag pangit. Okay. Christian Azuela, kahit sa coffee roastery, mas gusto nila nagtatanong ng recipe yung buyer para matry kahit paano ni-roast yung beans. Usually, micro roastery. Parang hindi ko alam kung anong isasagot ko dun. Wala kasi akong kilala na micro roastery tapos sasabihin niya anong gusto mong recipe? Hindi ko naintindihan eh. Ah, hindi. Parang ang ibig sabihin niya is nagbibigay sila ng parameters according dun sa roast type o kung ano yung babagay dun sa beans na. Para lang may guidelines ka. Yeah. Okay. Para may base ka. Yun. Oh, meron talaga. Ato. Actually, wait, nakakakita ko niya sa Shopee or sa Lazada kapag bumili ka ng coffee, pag next may mga images, may recipe na kagad na nakabigay. Mm. May nakalagay, meron ng PPM, meron ng ano, meron ng... Oh, meron. Di ka ba nag-check sa Shopee? Puro hindi international masyado, yung beans eh. Mo kasi. Hindi, pero si H Proper, meron din siyang recipe sa likod. Ngayon ko lang naalala. Oh, yun. So, sa gilid yata? Oh, meron. Meron, di ba? Oh, yeah, meron. Tapos, ayun. Okay, tuloy. Comment. Hello. Adobong manok. Si Fola. Fola ng Jensen. Ng BLCK. Fola pala pangalan mo? Fola. 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 Fola F. O? Oh. L-A? Oh. Tapos adobong manok? Oh. Wow. Hello po. Oh. Avid viewer po ng mga vids. Uy, number one fan mo to. Saan? Can you share a memorable po na experience that shaped your passion for coffee? Sige. Wait lang, bago mo sagutin. Oh. Totoong avid fan mo siya. Uy. Ay, hindi niya ako tinigilan nung nasa Jensen kami. Kaya pala hindi mo na ako deny kasi nga syempre, sir, sige na, sabi mo na anong tungkol dun sa taong yun. Kahit dinidim, si Pao, sino yun? Talaga, boss. Hindi, pero totoo, fan mo talaga siya. Okay, sige, para sagutin natin yung tanong mo. Bakit dito? Dapat sa channel ko to diriribin. So, ayun, dati, ang matagal to, boss. Okay na sa'yo, mahaba to. Para marinig mo rin kung ano yung ano talaga, kung paano ako nag-start sa coffee. Nag-start yung pandemic, wala na akong ibang routine sa buhay ko kung hindi mag-work, tulog, laro, work, tulog, laro. So wala na akong ibang activity na ginagawa kung hindi mag-work, alam mo yun, ganun feeling ng pandemic. Ikaw, yun, na-feel mo ba yung ganun? Or ano yung activities na ginagawa mo ng pandemic? Medyo swerte kami ng pandemic. Sana all. Hindi, kasi... Sana all. Okay. Lumipat kami probinsya noon eh. Ay, okay, guess. Oh, nasa Manila kasi kami. Oo, mahirap talaga dito noon. So, lumipat kami ng probinsya. So, nung pandemic, nagtatanim ako ng gulay. Oh, okay. So, maliban pa yun sa normal work ko talaga. Okay. Nagtatrabaho din ako noon. So, iba yung case namin dalawa. So, ang case ko noon is nag-work lang ako, tapos yun yung usual routine ko. Ngayon, sa totoo lang, siniba ko ng coffee. Kasi mga panahon na yun, parang gulong-gulo ka na sa buhay. Wala ka ng ibang mga iisipin kung hindi parang ito na lang ba yung magiging routine mo. Kasi parang
end of the world na yung feeling eh. Parang wala na, hindi na matatapos yung pandemic, you know? So, dahil sa ganun, yung coffee, niligtas niya talaga ako. Kasi naging ano siya, naging, alam mo yun? Escape? Sa bawat araw na ano, may pagkakalibangan ka, physically na disconnected ka sa trabaho, sa games, sa ano, kundi nagkakaroon ka ng ano, therapeutic na session every morning na pagising mo na, pagising sa umaga, magpo-pour over ako, kahit hindi ko siya naiintindihan, sobrang therapeutic niya sa akin hanggang sa naging enthusiast ako. Yun yung tunay na story kung bakit na tayo? Hindi, buhay yan. So, yun yung pinaka-story ng coffee journey ko kung bakit ako na-in love sa specialty coffee kasi sobrang therapeutic niya para sa akin. Bayan, ginagawa niyo naman ako emotional dito. Bayan, dapat di ganyan yung mga tanong niyo. So, ayun yung, yan ang story ng aking coffee journey. Kaya sobrang naging ano siya sa akin. Kaya napaka-important. Kaya nagbago yung mindset ko or pananaw ko sa kape. Dati, ang favorite ko lang coffee is mga black coffee. Kasi feeling ko, pagka nakainom ako ng black, ang astig ko eh. Parang pagka, no, parang, alam mo yun, ang angas pakinggan, ang yabang ba ng feeling, no? Parang, yan, kinakape mo, Nescafe, weak. So, ganun pa yung mga mindset ko ng mga hindi pa ako, wala pa yung pagiging enthusiastic. Nandun pa ako sa side ng yabang na ang kinakape ko is yung tunay na kape. Pero, sa totoo lang, yung kinakape ko nun is Sagada na dark roast. Yun, so, ayan. Pero parang nag-ano na yung knowledge ko, patuloy na ako ng patuloy. Tapos, nag-try din ako mag-coffee. Ang pinakamasakit na coffee na nagawa ko is yung PCQC Marites Arellano, pinag-grind ko ng pang mocha pot. Let's go! So, bayan, na-reveal na dito, no? Mga pinapabitin ko lang sa ano yun, eh, no? So, ganun yung nangyari. So, ayun lang. Bakit na? Balik na tayo sa mga question. Hindi ko sasagutin yung tanong. Okay. Ano ba tanong? Ito yung ano? Memorable experience. Yun nga. Ako yun nga. Sino ba? Ako ang tinatanong niya. Ah, ikaw ba? O, sige. Dalawa ba tayo? O, di sige. Ikaw na. Ako yung nauna. Oh, boss, kala ko channel ko to. Nyo pala, nyo. Wait, dalawa pala kayo. Wait. Ako, actually, post-pandemic coffee enthusiast na ako eh. Oo. Kasi in truth, hindi kami papatalo. Kaming dalawa ni Dino, post din kami. Ah, post din ba kayo? Oo. Kasi ako talaga, hindi ako umiinom ng kape, in truth. Kasi ang alam ko lang na kape is yung palengke brew, yung palengke roast. Sorry to say, pero yun. Sorry for the term, pero yun talaga yung alam kong... Hindi naman. Alam mo yun, natitikman mo sa mga hotel na free-flowing coffee daw, tapos hindi mo kayang inumin ng walang gatas tsaka sugar. Oo, kasi lasang gulong. Lasang gulong. Hindi ako, ang description ko nga dun, amoy daga eh. Amoy daga? Ay, amoy grabe patay na daga. Ay, oo, tama. Amoy tama. Patay na daga. Oo, amoy ihi ng daga. Oo, so oo. Actually, yun lang yung alam kong... Black coffee. So, hindi talaga ako umiinom ng kape. Mm-hmm. Tapos, after ng pandemic, sinurprise ako ni Anna. Totoo to. Ubus, totoo. Naniniwala naman kami pag ako nagsabi, yung isang viewer kasi, yan. Yung anong pangalan nun? Dino Balidoy ba yun? Sabi niya kasi, hindi na daw totoo yung mga surprise ni Anna sa akin. Ay, oo. No. Pero ito, after nung, ano na to eh, 2022 na, bumili siya ng espresso machine. Oo. Ano lang naman, Breville lang naman, baka mag-assume yung iba, Linnea yung binili sa akin eh. Lilit. Hindi. May PID, tapos gagalaw yung pre-infusion. Ganun, no? Oo, no? Okay. Hindi, ano, Breville lang. So parang sabi niya, oh, may binili ako kanina sa mall. Aralin mo kung paano. So parang ako noon, no choice kasi masasayang yung purchase eh. So, inaral ko siya. Nung natuto na ako kung paano mag-pull... Naging ilit ka na? Hindi naman. Ay, sige, tuloy. Nung natuto na ako mag-pull, parang na-bore ako kasi parang, ha, yun na yun? Oo. Yan yung sinasabi ko na, ano, hindi tayo magtatagal sa coffee kung
sobrang dali niya. Like, wala siyang challenge, wala siyang, ano, yung magpo-pour ka na, yun na yun, tapos na. Hindi ko naman sinabi na tumitigil ang learning sa espresso. Oo, kasi sobrang lalim din ng espresso. Oo, kaya lang, grabe rabbit hole niyan. Oh, sa machine ko, dun sa Breville, hanggang dun na lang siya eh. Kasi very limited ang... Oo, tama. Yung, like yung mga pressure, temperature. Hanggang dun lang yung magagawa mo dun sa Breville. So parang ako nun, ha, yun na yun. Nag-explore ako ngayon. Oy. Napunta ako ng specialty coffee. Napunta ako ng... Hindi, pour over muna. Oh, pour over. Okay, makaibili ako ng specialty coffee sa pour over. Oh, pero yung mga beans na ginagamit mo is yung mga ano pa. Hindi pa, grocery pa lang. Grocery. Yung mga stale, yung 3 months na sa ground ano. Ground coffee na sa ano, sa grocery. Yung Bon Vivant. Bon Vivant, favorite ko kayo dati talaga. I swear. Ngayon, elite na siya, hindi na. Sobrang tagal kong iniinom ng Bon Vivant. Kasi meron, nagbabike ako before. Pagka umaakit kami ng bundok, meron kaming... restaurant na pinupuntahan sa Ten Commandments kay Lola Ling. Hello, Lola Ling, kung napapanood mo kami. Ten Commandments? Hello, Lola sa, Ling. Dito. Sa San Mateo. Oh, sa Ten Commandments, oo. Oh. Pupunta rin ako dyan sa Ten Commandments. Kay Lola Ling, lagi kami kumakain doon at ang kape nila is yung Bon Vivant. So, nung nag-pandemic, wala, di ba? Wala lahat, sarado lahat. Lumipat kami probinsya. Bumibili ako ng Bon Vivant sa High Top kasi doon lang nabibili yun. So, yun yung pinopour over ko ngayon. Ito pa yung gamit ko. Oh, grabe. Napaka-nostalgic ng pakiramdam. Kayo talaga. Ano mga pinopok yung... Ito. Oh. Peking Chemex na may steel na filter. Gumagamit din pala ito ng peke, no? Ngayon ko lang nalaman. Oo naman. Okay, tapos, may nakikita na akong mga ano, kasi syempre yung algo mo na bago na. Wait. Ikaw talaga, Dino. Kukutawan ko yung ulo mo, eh. Yeah. Sinib ng coffee. Pag nakita kita sa... Salamat ka. Nasa camera. Kung pwede lang... Ayun. So, after nun, nag-explore na ako ng iba-ibang beans. Tapos, dun ko na nalaman na meron palang ibang klaseng roasting profile. Tapos, yun na. Nalaglag na ako sa rabbit hole ng iba-ibang brewer. Nakilala ko na yung V60. Wow. Tapos, nakilala ko na sila Pau. Yun na. Wala na. No turning back. Ah, B60 muna bago ka bumili ng ano, ng mga kung ano-ano mga coffee equipments. Meron kami kasi may nagregalo kay Ana yung V60 na kulay pula. Oo. Actually, ano no, kung para sa mga viewer ko diyan, no, B60 talaga yung pinang-convert ko sa kaibigan ko na gusto kong matuto ng kape. Ito. Regaluhan ko siya ng B60, tas ayun. Wala na. Ito yung pinakauna ko V60. Niregalo to kay Ana, tapos nakatambak lang sa cabinet na napakatagal kasi hindi namin alam gamitin eh. Siguro mga 4 years yan nasa cabinet. Grabe naman, sobrang tagal. Ah, oo, totoo. Ay, ano na to? Parang foreshadowing pala to. Oo. Oh, foreshadowing pala, no? Foreshadowing pala to. Hindi nga, sa truso, di ba? Oo. 4 years na itong nasa, ano, sa, ano, isipin mo, no, nasa cabinet lang siya, no, talagang... kulay pula, tapos yung pala, no? Daryl Bueno, magkakape ka. Pag dumating ang apat na makalipas ang ilang taon, magkakape ka. For, eh, mauna na to? Yan ang pinakauna. Okay, pero di ginamit. Ginamit ko yan. Foreshadowing pala to. Okay. Tapos yun na, nawala na, wala, no turning back na talaga. Wait, may tanong, okay, may tanong. Balikan natin. Mukhang okay na. Mas taas. Ginamit, di ka naman bumili pa, oh. Ginamit mo yung content creator card mo para makalibre. Boss, oy guys, wag niyong ibaba si Dino, ah. Ano ko yan, tagang tropa ko yan, ganyan lang talaga yan. Magkatropa kami, kahit sa personal, ganyan kami. Kung ano nung pinagsasabi namin sa isa't isa, mabawi lang siya sa akin sa internet. Pag nag-content, dudurugin ko yan. Pero hindi niya gagawin yun, eh. Shout out, Kurt Jan Tabanya ng Calibrate Coffee Mineral Water. Uy, Calibrate, baka naman. Sponsor, tubig. Bayan, nood-nood eh. Parapol ka na nung Calibrate. Master, recipe po ng adobong mani sa Canto Notes. Viewer mo to. Ay. Ano, boss? Alam mo naman, di ka talaga nanonood ng content ko. Yun lang kasi yung ano, sensorial experience na meron ako. Kaya nga ano eh, dapat bumi ano yung mga nuts na dapat kong kainin para madagdag almonds. Ano pa?
Nutmegs. Nutmeg. Oh, di ba? Mga di ko kilala yan. Almond lang alam ko eh. Ano pa yun? Ato, Patrick Martisio, umiyak yan si Fola nung hindi ka pumunta sa PCBL Grand Finals. Uy, bakit hindi ba nga pumunta ng PCBL Grand Finals? Bakit ba? Anong araw yun? Uy, pasensya na, no? Ay, eto yan. Kasalanan ni Dino yan. Sabi niya, hindi daw siya pupunta. Wala akong masasabayan. Ang layo kasi noon. Wala kasi... Mahirap pumunta sa... Mahirap pumunta ano? Doon sa lugar na yon. Etong si Dino, sabi niya, di kami pupunta doon. Kasi gagawin yung shop namin. Tapos, pumunta sila. Diba? Ayaw ka lang talaga isama. Ayaw na ako isama niya. Oo. Grabe. Nalungkot din ako noon. Kasi wala talaga. Like... Kasi sila, yung mga kaibigan ko sa coffee, most of them naman, yung mga nasa PCBL ng leg 3. Finals. Leg 3 ba yun? Mm. Ayun, finals. Ay, finals. Ayun, finals. Sa Tanay. Oo, yung mga, nag-book na sila. Oo, nag-Airbnb. Siyempre, mag-Airbnb pa eh. Diba? Saka may, baka may work pa kayo nun. Hindi kayo maka-Airbnb. Oo, hindi. Kaya yun, hindi talaga. Si Dino, actually, kasi, kung nagsabi ka sa akin, Hindi ka kasi nagsasabi sa akin. Hindi, boss. Magsasabi pa, si Dino lang yung kalapit ko eh, noong mga panahon na yun eh. Okay. Sige na, haha. Yan ka na naman. Yan mo na yun. Si Patrick yan. Sinave ng ko. Thank you, Sir Daryl. Idol ko talaga kayo. Same, but yung wallet hindi na save. Uy, yun oh. Grabe. Sa Gadar. Copy ko 78 lang ako. Uy, boss Kim, diyan kami nag-start ni Dino sa coffee. Actually, nagko-collect kami both ng nung nagba-bike kami kasi si Dino nakilala ko talaga siya sa bike. Tapos meron kaming gawin nating magandang kwento mo, boss. Meron kaming deep interest sa coffee. So, pag nagba-bike kami, napupunta kami ng mga 7-Eleven, tapos nagko-collect kami ng coffee ko 78 sa lahat ng 7-Eleven kasi yan? Seryoso. Lahat ng 7-Eleven, alam mo ba yung, alam mo yung plastic na red, white, red, white, red, white? Oh. Yung red, white na sobrang, yung malaki, yung sobrang laki na plastic. Divisoria pang, plastic? Hmm! Pinuno namin ni Dino ng kape. Kasi tapos, sa bawat branch ng 7-Eleven, 8 pesos ang coffee ko 78. Totoo ba? Oo! Yung gano'n na maliit? Oo! Ah. So lahat ng branch sa Manila, nilibot namin, tapos nagkolekta kami ng copy ko 78 ng isang plastic, sobrang dami. Sayang, di ka pa nagko-content nun, no? Oh, ganda nun. Nag-collect ng copy ko 78? Sino manonood ng copy ko 78? Copy ko, baka naman. Copy ko, baka naman. O, di ba? Ganyan. What's the most unusual or napaka-pageant naman ito si Binibining Pilipinas naman to si Fola. What's the most unusual or unexpected flavor you've ever tasted in a coffee? Ah, madali lang pala yung tanong niya. Gulong. Gulong. Ako yung ashtray talaga eh. Kanino yan? Next. Ko talaga. Naka-percolator. Kontrabida arc na si Dino. Oo, kontrabida talaga yung boss, Kurt. Kaya huwag kang maglalapit-lapit sa tao na yan. Kontrabida yan. Kung ano yung mga gusto mong gawin sa buhay na maganda, kukontrain niya. Si Ernest. Saan si Ernest? Ay, nabibili daw ng mod bar yan. Ikaw ata. Ha? Huh? Anong mod bar? Ay, hindi ko alam. Hindi ko yata alam yung mod bar. Next. Kahit i-bash niyo pa ako. Bilin arc ka talaga, boss. Si Kurt ng Calibrate, basta may event kayo, susuporta talaga ako. Yan. Salamat, Kurt. Ano ba yung mga feature event na binabalak na? May mga feature event akong binabalak eh, pero hindi ko pa pwedeng ma-disclose kasi hindi pa siya... Mag-preempt. Iniwan ka ni Dino. Tips lang, tips po sa anaerobic. Yan. Anong tips sa anaerobic? Shit. Himay-himayin natin sa grind size. Grind size? Course? Next? Ikaw, okay, ganito. Course? Next? Ako ang atake ko? Hindi. Ito, gawin natin interesting. Parang ano yung mabubuo natin? Isa-isa lang. Sige. Isa-isa lang. Course. Grind size, course? Okay. Temp? Low temp? No. Kasi course ka na eh. Low
low temp, tas core spa, tas anaerobic. Okay. Wala, magiging vegetal yun, ha? agitation. Oh, first yan. First one, agitation. Okay. Steep! Tiga mo, wala na nanonood sa atin. Kasi enthusiastic na yung kinakwento natin eh. Pag dapat mga pinakwento lang natin yung mga bagay-bagay na ganito. Steep, pwede. Uy. Pwede, steep. Steep. T92 ko na paper filter, yung mabagal. Ah, yung mabagal. Magandang atake yun ah. Coarse, low temp, and agitation. Oh, Sir Eric Baluya from Munich. Munich nga ba? Viewer ko to, si Sir Eric Baluya. Hello, Master. Ah, hindi pala. Berlin? Basta sa Europe. Taga-Europe yan, si Sir Eric Baluya. Hey, Master, pumunta sa ano ko, sa account ko, i-follow mo ako. Yan. Magaganda yung mga copy content ko. Kung medyo bad day ka, yan, panoorin mo si Pao para magumanda yung araw mo. So hanggang dun na lang, boss. Ano, hanggang dun lang yung kaya namin, coarse, low temp, and agitation. Actually, kasi yun nga, sinasabi nga namin, mahirap talagang magsabi ng recipe. Yes. Kasi, ang pinakamagandang suggestion ko dyan is join coffee community para at least ma-assess ng mga coffee professional or mga enthusiast yung lasa ng output mo. And then, makakapag-adjust ka according dun sa recipe. Kasi wala talagang one size fits all na actually, recipe. Alam mo, dyan ako pinakanahirapan nung nag-start ako eh. Kasi nagbo-brew ako, para sa akin masarap. Oo, pero nung pinatigay mo sa amin yung brew mo, boss. Diba? Pero sobrang, para sa akin lang yun. Sobrang ano nung brew mo, boss. Sobrang tight, sobrang lasa, ganun. So parang sa amin, oy. Oh. Iba. Iba pagka merong ibang titikim na marunong. Oo. Kaya masarap pumunta sa mga expo actually. Kasi usually, alam nyo ba sa expo, marami doon booth na nagba-bar takeover, mga competitive brewers. Oo, tama. So, tapos, pagka nakita nyo sila, yung mga nagba-bar takeover na magagaling mag-brew, tikman nyo yun kasi nandun yung masasarap na kape. Kasi ito pa, huwag kayong mahiyang magtanong. Alam nyo ba, ang coffee enthusiast is hindi sila nag-gatekeep ng alam nila sa coffee. Walang nag-gatekeep, promise ko yan sa inyo. Pag napa-join kayo sa coffee community, hindi sila yung parang, ay, parang hindi ka marunong. Like, kahit saan ka namang status ng buhay, basta baka kausap ka ng coffee enthusiast, iba yung ano nila, iba yung mga insight nila or yung mga ibibigay nila sa'yo. Kunyari, like for example na lang ng mga hindi pa marunong, yung mga nagtatanong sa akin, ang daming nag-i-inquire sa akin ng ganyan. So, di ba? Nakita niyo ba sa akin na parang ano yung approach ko is kung ano yung nakita, kung paano kayo chinachat tungkol sa mga inquiries niyo o yung mga tanong niyo, ganun din yung mga ibang coffee enthusiast sa tunay na buhay. Yeah, madami kayong matutunan actually sa mga pro, pero ayun nga, magkakaibang brewer, magkakaibang approach. Oo, magkakaibang approach. Merong mga magagaling sa low temp, may merong magagaling sa high temp, may mga like for example na lang yung kahapon na interesting technique na nakita ko, yung approach niya is low temp plus, pero ang recipe niya is siya AeroPress champ siya ng Pangasinan. So tinanong ko yung recipe niya kasi interesting nakita ko yung nagamit niya is low temp. So since may idea ko sa pagbubrew, sabi ko bakit low temp, kasi naka 86 siya, tas origami yung gamit niya. Tapos since sabi niya, master agitation. Ayun, in-agitate niya ng ano, talagang sobrang lakas ng agitation na ginawa niya. So, parang alam niya, no? Iba yung approach niya, iba yung, ano niya, pero yung technique niya, parang masasabi kong parang hybrid, no? Nagigits mo yung ibig kong sabihin. Yes. Diba? 86, pero ako, pag gagamitin mo ng 86, ay, naku, hindi sa akin gagana yung 86. Like, nasa high temp ako madalas. Lagi ako nasa 16. Nasa 93. Ay, yung yung temp ko. Ikaw, paano ba yung ano mo? Iba-iba kasi yung style eh. Diba? Katulad sa... Usually, nagbabago yung temp preference sa pouring structure. So, since natuto ako ng bagong pouring technique ko, nagbaba ako ng temp. Kasi kung i-maintain ko na high temp pa rin ako, mag-o-over na ako eh. Prone ako mag-metallic eh.
prone akong mag-over-extract. Diba? Just because of my pouring structure. Mm-hmm. So, the way to compensate it, either sa grind size and sa temperature ng water para hindi ako mag-over-extract. Oh, ako naman, iba naman approach ko dyan para hindi mag-over-extract. Ang ginagawa ko naman, nagda-drop temp ako sa final pour. Diba? Sobrang magkakaiba yung different, magkaiba kami ng technique, diba? Pero, syempre, yung coffee, meron siyang parang range ng hanggang saan mo lang siya i-extract. Kapag pumunta ka dun sa dulong yon, makukuha mo na yung mga negative. So, parang, pero hindi mo alam, minsan nasa unahan, nasa gitna. Sobrang hirap. Ang hirap, ang hirap ma-identify ng coffee. Uulitin ko, kung madali ang kape, wala ng coffee enthusiast. Lahat tayo sa bahay, maski mama mo, nagpo-pour over yan. Kasi ganun kadali, di ba? Like kahit bata, marunong mag-pour over. Kaya sobrang, actually, di ba? Actually, si Ana, lagi niyang sinasabi, hindi pwedeng pang bobo yung kape. Oo, kasi pag sinabi mo 1 is kailangan to 15. Kailangan gumamit ng utak lagi. Oo, boss, kapag sinabi mo palang 1 is to 15, ilan yun? Paano yun? 1 is to 15. So, pag meron akong 15 grams times 15, 225. O, magmamat-mat ka pa, no? Tama. May mga ganun, 1 is to 16, 240 ang out. Oh, hindi lang yun. Hindi lang yun. Oh. Habang nagpo-pour ka, yung una mong pour, 30. Ay, oo. Na, sobrang, alam mo yung una, na sobrang complicated ng ano sa akin, ng coffee. Like, nung first time kong nagpo-pour over, grabe. Sabi ko, paano nakokontrol na mai-stop ko sa 50? Alam mo yung parang nabibreak yung ano ko, yung pag napasobra ako, ay, sumobra naman kanina. Tapos parang ayun. So, ang pagpo-pour over is parang continuous na development ng ano mo, ng skills. Yes. So, every time na nagbubrew ka, marami kang realization sa bawat araw ng pagbubrew mo. Lalo, kapag mahilig kang mag-experiment, yung either pinapaganda mo or sinisira mo yung kape, may matututunan ka kahit sirain mo or pagandahin mo. Yes, kasi especially, yun sinasabi nga namin ni Pao kanina, yung point of no return, yung pag lumagpas ka na doon sa peak na extraction, dapat matutunan mo rin pumunta doon para alam mo yung threshold. Oo. Alam mo kung saan ka hihinto. Kasi kung push ka ng push, pina-perfect mo yung recipe. Oo. Tapos biglang bumagsak. Alam mo, hanggang dito lang yung masarap. Huwag ka na maghanap ng iba pa, yun na yun. Pero ano, paano kaya, ano ang naging problema mo? No? Kaya, I highly suggest na pumunta kayo sa mga coffee events. Yes. Kasi, paano? Kapag sobrang tagal mo na mag-isa ka lang nagkakape sa bahay nyo, tapos yung threshold mo is eto, tapos yung extraction mo, nasanay ka na sa lasa na gusto mo, na hindi pala yun yung tama, nandito ka na. Eh, sanay ka na. Ang hirap na i-adjust nun. Like, hindi mo na madedetect. Pagka lagi kang merong astringency sa bro, paano ba yan? Paano? Parang may drying sa mouth. Tapos, grabe, pag nagkaroon ng drying, imagine, no? Like, nasanay ka na sa drying. Hindi mo na alam yung pakiramdam. Mm-hmm. Diba? Yun. So, ayan. Join coffee communities. Aligay dito. Welcome na welcome kayo dito. Kahit ano man yan. Kahit ano yung kinakape mo. Kahit Nescafe stick. Or ano, kahit nasa ano ka pa. Kahit anong levels man ng coffee na kinakape mo. Welcome na welcome kayo sa coffee community. Kahit Nescafe Stick or Nescafe Gold. Kasi dyan din naman kami nag-start . Yan naman . Kasi alam mo yung pinagkaiba ng instant coffee at saka sa specialty coffee. Hindi naman kita pinaforce, no? Kasi kung mama ko, kung sabi mo, matiplahan mo nga ako ng kape, syempre titimplan ng mama ko sa akin. Yung mga coffee instant, ko. O diba? Alam yun na mama ko, mag-pour over, wait lang na ka. Babypass ko lang to. Diba? Hindi, di ba? Yun yung ano. So, parang welcome na welcome kayo dito. Hindi ano, wag niyong isipin na porkit marami na kaming alam sa kape, ganun. Kagaya niyo rin kami. Wala kaming alam noon. Napakabobo namin sa kape, promise. Tama. Diba? Sobrang ano. May tanong tayo kay Jervis Sendanya. Ano po ang grind setting niyo sa dance floor? Boss, next question. Spaghetti? Maganong-ganon ba? Ito talaga, boss. Usually, hi, mga master. It's time. Usually, the lighter the roast, the higher ng temperature. Maraming variables na pwede i-adjust. Oh, boss. Noong nag-start ako, actually, meron kasing parang general classification ng kape in regards with temperature. Mm-hmm. So, lagi nilang sinasabi,
kapag dark roast, ito yung kumbaga the general knowledge ng makikita mo sa Google. Pag dark roast, wait, sabi nila iba rin ang knowledge sa internet lang. Iba rin yes. ang knowledge yung meron kang first hand experience, yes, iba. That layo. Is right. Oh, that is correct. So sa Google, pag sinearch mo, makikita mo yung dark roast, ibubrew mo siya ng 84 to 86 or 80 to 85, usually ganun nililimit nila sa ganun. Ang medium roast, sasabihin nila 90 to 96 ka lang. Hindi ka pwede lumagpas. Yun yung general knowledge, ha? Hindi ko sinasabing ito yung knowledge namin. At ang light roast, sasabihin nila 97 up to off-boil. Pero pag natuto ka na talaga sa coffee, kahit anong temperature, kung anong technique ang meron ka, yes. ma-adjust mo yung variables. Like, pwede pala ako mag 60. Mm-hmm. Yung mga ganun, pwede pala ako mag 60 na init sa bloom. Pwede yung cold bloom. Yes. Tapos babawiin ko yung, babawiin ko siya sa high temp sa mga susunod ko na mga, tapos yung distribution ng water. Like, kaya ini-invite namin kayo na jumoin sa mga coffee communities para din na ma-experience nyo ano ba yung tama, ano ba yung dapat kagawin. Actually, itong topic na to, hindi ko pa siya, medyo iniiwasan ko siya sa channel ko. Bakit? Kasi papasok ka na sa Hindi. papasok na siya sa competitive brewing. Tama. So, as much as possible, kasi karamihan ng viewers ko, hindi sila competitive brewers eh. Oh, sabagay. No, ba't ko nga pala iniisip mo? Foundational pa siya. So, actually, napakaswerte nyo na touch namin yung topic na to. Kasi, mostly iniiwasan din siya ng content creators talaga. Kasi nga, in the world of competitive brewing, walang definite na rule. Oo, tama yan. There are a lot of ways. Parang all roads lead to one. Napakadaming way, napakadaming diskarte. Oo, tama. Na makarating kayo dun sa same goal. Yeah, sobra. So, katulad kanina, sabi niya, di ba, high temp siya, low temp ako. Tama. Pwede kaming mag-arrive sa same exact coffee. Gets. Same exact na lasa. Pero magkaiba yung diskarte. Oo, yun. Hindi siya discriminated na ng roast profile. Hindi siya discriminated na, dark roast, hanggang 85 ka lang, hindi ka pwede mag-high temp. Tama, parang hindi mo na kasi pagka nababasa mo sa internet, yung natututunan mo sa YouTube University na parang sinasuggest nila na ganito, ganyan. Kaya parang wala kang nakikitang mga sobrang enthusiastic na mga usually mga ganyan mga views, mga subscriber niyan siguro 1k. Walang nanonood diyan. Pero pag for general, yung bibigay sila diyan ng 1 to 15 na ratio, yan lang yung pinaka safest na binibigay nila. Yes. Pero ako nag 1 to 17 ako. Ako din. Mahilig tayo sa 1 to 13, di ba? O ganun, yung mga ganung bagay. So ano bang take natin diyan? Actually yung ratio usually ngayon na where I stand, yung ratio ng coffee depende ko sa how dense the coffee is. Oh, di ba? So, usually kapag mga international na mamahalin, willing akong mag-stretch ng 16 to 17 kasi yung lasa niya mas malasa siya, no? Very dense yung coffee. Kumbaga, kung ipuput into layman's term. Oh yeah. Imagine mo yung di ko rin alam. Bath balls. yung bath bomb. Bath bomb, ano yun? Mali yung analogy chill, ko. Chill. Hindi, imagine mo yung Nor cubes. Yan. Nor cubes, di ba? Ang mahirap lang kasi, boss. Baka pang mayaman yung sinasabi mo. Diyos ko naman. Ito. Nahirapan ako. Alam imagine mo yung Nor cubes. I-compare mo siya sa Magic Sarap. Okay. So, yung Nor cubes, sobrang niyang compact, sobrang dense ng flavor. Okay, gets ko na yan. Hindi mo siya kayang kainin ng ganun. Kasi sobrang rich. Sobrang concentrated siya. Tama. As compared to Magic Sarap, pwede mo siyang ganyanin. Okay lang. Oo, yan. Diba? Pili ka lang ng ganun din yung coffee. Gusto mo. So, kung pag sinabi mong very dense yung coffee, sobrang daming flavors nun na nakakompact sa isang coffee bean lang.
So, kapag binroom mo siya, pwede mo siyang stretch ng longer ratios. Pwede ka mag 1:16, 17, hanggang 18 actually. Oh, may pero, may lasa pa yun. May lasa pa yun. Masarap kahit pa so, yun. Hindi siya maglalasang diluted actually. Mm-hmm. Pero, usually pag, hindi ko naman sa, may mga pangit na beans din ha. Hindi local, may mga international din na pangit ha. Oo, tama. Meron, marami. Oo, kasi ano yun, parang naka-based dun yun sa preference nila. Kasi nga, iba yung panlasang Pilipino at saka iba yung panlasa ng pang-international. Kaya parang pagdating sa'yo dito, bakit parang kahit ano nang gawin mo, ba't ba yung mal-mal nito, di naman masarap. Kasi hindi siya naka-align sa panlasa na meron. Yes. Na meron ka, na meron tayo. Yun, so sa mga less denser coffees, dun masarap mag-ano, low temp, tapos shorter ratios, 1:13, 1:14, yan. Kasi, pagka in-stretch mo pa siya, wala na siyang lasa. Oh, yan. So, ayun, tara. Next question. May interesting akong question na nakita rito eh. Oy, shoutout nga pala dyan kay Bernie ng Kaplan. Oy! Kaplan, located sila sa... Wait, located sila sa... Hindi pa ako nakapunta sa ano eh, Kaplan Cafe. Saan nga yung Kaplan, be? Lagro. Located sila sa Lagro. Search nyo lang, Kaplan. Masarap ang coffee dyan. Ayan. Ako nagre-recommend, ha? Hindi siya. So, Boss yeah. Pao, iabang mo naman yung Starbucks recipe mo. Uy, ay, wait, guys. Favorite ko, Starbucks, ano, Americano white mocha, grande on a 22 shots, bebe, ice, no, just ice, no water. Basically, barista drink lang yun. Pero kapag, ano, pag dumaan ka sa Starbucks, let's say, kunyari, no, pumunta ka sa Starbucks, no. So, tas, ano, dapat, ano, loud and clear, tapos, lalapit ka dun, no. Ano nga po, Americano white mocha nga po, and grande and a 22 shots brevet, just ice, no water. Ganun dapat. Lalakasan mo, tapos imomodulate mo yung voice mo, just ice, no water. Tapos tatawagin yung pangalan mo, no? Talagang, Sir Pao? Yes? Alas ka na ngayon. Ganun, ganun nga gawin mo. So, pag napabisit ka ng Starbucks, ha? Sir Pao, yes, i-announce mo naman yung social media account mo para ma-follow kita. Nakatag ako sa ano ni Daryl. Yes, sa caption. Sa Sir, caption. Sir Eric. Sir tap Eric mo lang Maluyan. Tapos follow. Maraming salamat, boss. Okay. Thoughts on cupping events ayan! Po. Malaking help po ba? Alam mo, what's your name again? Chris. Alam mo, Chris, merong naganap na cupping event dito sa Bulacan. Kay, kanino yan? AMPM Slow Bar. AMPM Slow Bar. Maganda yung cupping session doon kasi ano siya, ang nag-organize is si Kapehon. Kapehon, yes. Ayan, si Zane. Zane Afwang ng Kapehon. Oo, yan. Yung cupping session doon is hindi siya yung titikim ka ng coffee lang. Hindi ka titikim ng coffee lang. Merong activities, like merong kang sasagutan. So, sasakit yung ulo mo. Para sa mga taste notes na, no? So, kahit anong sabihin mo, kung anong nalalasahan mo, let's say, kunyari, malasahan mo yung coffee na parang, lasang cabinet. Walang problema kung ayun yung panlasa mo. So, yun, parang, ano, tas makikita mo yung experience ng ibang tao sa experience mo para magre-reflect ka na parang, at some point, pag nagkabangga kayo ng, let's say, nalasahan ni Daryl cinnamon, nalasahan ko cinnamon, oy, wow, let's go. Diba? Parang nakakatuwa na makita yung yung nalalasahan mo is nalalasahan din niya. Yes. Pero may nalalasahan ako na hindi niya nalalasahan kasi hindi yung part ng experience niya. Ah, yun pala yung isang kailangan malaman ng lahat na nagsastart sa specialty coffee. It doesn't mean na sinabi sa packaging. Oh, tama. Ayan. Grapefruit. Mm-hmm. Eh, grapefruit din ang malalasahan mo. Pwedeng ang nalalasahan mo ay kalamansi. Orange. Yeah, orange. Kasi, or dalandan. Mm-hmm. Kasi, iba-iba yung ating sensorial experience. Ah, tama. So, halimbawa, parang ano yan eh, parang yung amoy, na-experience nyo na ba yung may dumaan na amoy sa ilong nyo? Tapos may naalala kayong tao? Oo, yun. Naalala ko si ano ah. Sino? Uy, lagot ka sa asawa mo. Sino naalala mo? Ganun siya. So, yun yung tinatawag na lagot sensorial ka, experience. Lagot ka kay Ana, boss. Gusto yun yung inaaboy mo. Ikaw talaga. Ganun yung sensorial experience. So, usually yung mga nasa packaging, ano lang siya? They're
basic guides. Ah, yeah, guides. Of what to expect. So, libawa, nilagay nila, Bergamo. Nakakain ka na ba ng Bergamo? Oh, hindi ko alam nga yun eh. Like, diba? Oh, wait, meron pa akong, may taste notes na nakalagay sa packaging ng Coffee Go. Yung, ano ba yung parang earthy siya na yung namamahalin, yung... Ay, truffle. Oo, oh, yun, hindi ko alam ang lasa ng truffle. Mm. Pero may idea ko na earthy siya. So, yun. Hindi siya earthy. Hindi ba siya earthy? Oh, yun, mali ako. No? Yun yung idea na meron ako. So, oh. Mali. Ano siya? Medyo umami bomb siya. Ama umami. Yes. Okay. Mga nababasak talaga sa internet. Ganun, no? Pang mahirap lang kasi yung panglasa nila. Yun. So, sa cupping, pagka nagpupunta kayo ng cupping, huwag kayong mahiya sabihin kung ano yung naamoy nyo or nalasahan nyo. Kasi oo. Walang mali. Oh, tama, walang mali. Walang mali dyan. Walang mali sa mga cupping sessions. Oh. Pagka sinabi nung facilitator na, ah, hindi, mali ka. Oh. Umalis na kayo kasi hindi niya alam yung ginagawa niya. Never na mangyayari yun na parang ano, na i-correct ka na, hindi, ito yes. Talaga yung nalalasahan mo. Ito yung ano, re-respetuhin nila kung ano yung meron sa panlasa mo. Ano ba, may nakaka-detect ng mga florality na hindi mo na madedetect? As in, kasi wala kang idea, walang makuha sa utak mo na parang, pero nire-replicate niya yung experience kung ano yung nalalasahan mo. Yes. Ayun. O ako ah, may instances na pag nagiging parang lipstick yung feeling, yung pakiramdam ka parang, ay, parang lipstick ah. Mm. Nai-imagine, yun yung nare-replicate ng utak ko sa florality. Yes. Ha? Na ano mo yung, ano, yung yes, yes. Sa mga makeup. Actually, may, hindi ko pa na-experience, pero meron akong same kwento na ganyan. Mm, ano naman yun? Nagpunta ako ng cupping session sa Prodigy. Hindi ko sure kung ginawan ko ng episode yun. Basta, dun sa cupping session na yun, natatawa ako. May nire-recall yung utak mo, no? Na... Lahat sila, sabi na, oh, it's savory. It's umami. Yeah. Mm. Ano sa'yo, pares? Liempo! Oh, diba? Literal na liempo. Inihaw na liempo. Oh, tapos, ito pa yung nakakatawa. Ako yung unang-unang nagsabi, liempo to ah. Oh. Ano to? Vietnam duck. Okay. Sabi ko, liempo to ah. Tapos nagtawanan silang lahat. Bakit? Hindi ko alam. Tapos sabi nila, nagtawanan, walang kami, dahilan, boss. Ano ba naman yan? Kami, we detected savory notes. Ay. So, natawa sila kasi yung descriptors ko, siguro very, ano eh. General? Hindi. Parang out of context ng kape masyado. Out of context? Hindi. Pag kami nila. Hina pala ng internet nila, no? Bayad ka na ba, boss? Uy, bumitaw na naman. Naglo-loading talaga. Naglo-loading? Naku naman. Ayun na, umakit na ulit. Facebook siguro to. Facebook. Oo, Facebook to. Facebook, huwag mo naman kami sabotahin. Nag-share lang naman kami ng knowledge sa coffee. Ikaw naman. Okay, next. Okay, balik tayo kay Sir Ralph Abonalia. Ano ang mas maganda? Ceramic kalita o metallic? Ah, metal V60. Boss, kasi yung mga na-expert mo metallic eh. Oh, iba metal, pala yun. Metal ka talaga eh. May experience lang ako sa metal V60. Hindi ko pa na-experience ang ceramic kalita. Di, wala din. Wala din akong experience, sir. Oh. Pasensya na po. Sorry, wala, sir, rin akong, wala rin akong experience. Wala akong experience sa ceramic na kalita din. Wala. Mm. Meron ceramic pala na kalita? Meron. Yung kay John Push. Ay, oo. Oh. Yung stone? Wala akong ano, wala akong experience. Oh, pero sa kung i-apply namin yung general knowledge, mas matagal mag-hold ng heat. Wait. Ang idea ko, wait, babago mo ano, okay, okay. Hindi, para lang, since ikaw yung merong bulletproof na knowledge nung kutsyan. Mm. Pang idea ko, pag ceramic, hindi din siya nakaka-hold ng heat. Tama? Tapos yung metal, siya yung may mataas ng heat retention kasi metal. Ayan, it's okay. Time to correct. Heat retention topic. So, meron tayong tinatawag na heat retention and then heat dissipation. Okay. May second level yon. Heat retention is i-absorb niya yung heat tapos i-keep niya. Kaya tayo nag-preheat ng brewer. Okay. Heat dissipation is the speed na i-dissipate niya yung heat. Alam niyo yung heat sink sa mga computer niyo tsaka mga gadget? Kung gaano kabilis niyang tanggalin yung init, yun yung heat dissipation. So, ang ceramic heat retention ay mas matagal
kasi mas matagal siyang mag... Mas hindi siya nagdi-dissipate ng heat. Naantok ako sa sinabi niya. Walang pumasok sa otak ko. Sa stainless steel kasi, sa steel brewers, pagkapit, yes, pag mabilis siya mag-preheat, mabilis siya mag-conduct ng heat. Okay, pag hinawakan mo. Pero mabilis din siya magtanggal ng heat. Pero bakit pag hinawakan mo, sobrang init? Anong common misconception sa ganun? Eh, kasi ako kung gagamitin ko yung logic ko, pag hinawakan ko yun, ay, ang init, ay, mainit yan. Oo, mainit, yes. Pero, pag pinagtabi mo siya ng ceramic, tsaka ng steel, tapos ka na mag-brew. Yung ceramic, mga 2 minutes na yung nakalipas, mainit pa rin. Ah, okay. Okay. Yun ang dissipation. Gets. Ang steel, within 30 seconds, lumamig na siya. Ah, okay. Gets. Pero yung right after mo ng brew, pareho ka mapapaso talaga. Pero yung dissipation na sinasabi ko, so yung gap mo between pores, kapag steel yung gamit mo, kailangan shorter gaps ka. Oh, interesting. So, yun ano, kakaroon ka ng idea, sir, kung anong bibilin mo, no? Yun ang, actually, sa steel ako may experience talaga. Pagka steel ang ginamit mo na dripper, ang gaps mo between pores dapat shorter kasi mabilis siya mag-dissipate ng heat, eh. So, ang nangyayari, magkakaroon ka ng thermal shock sa bed mo. Akyat baba yung bed mo. Interesting. Kaya pala, ito, may nakita kong technique na ginagawa. Meron siyang hawak-hawak na torch. Oh, hindi nakita. Hindi ko pa nakita yan. May nakita ko na hawak-hawak niya yung torch. Di ba? Pag metal gamit niya eh. Nakita mo rin ba yan? So, nagpo-pour, pagtas niya mag-pour, mamaya-maya lang, pinagpa-follow up siya ng torch. Doon sa may tinotorch niya yung gilid. Tinotorch niya. Ngayon, dahil sinabi mo nga yung ganun, nagigits ko yung concept, nagigits ko yung idea, kasi nga pala, mabilis yung heat dissipation. Let's go! Tumalino na naman ako, boss! Kala ko, maaantok ako, may pumasok na naman pala sa utak ko. Kaya pala... Ang ceramic, matagal siya mag-preheat, pero ang dissipation niya matagal din. Ang sa ceramic, marami akong experience, pero not necessarily kalita. Kasi wala akong kalita eh. Oh, wala din. Mahal kasi ng kalita. Mahal ng kalita eh. 4,500 data yung Next, Pau, mukhang matalino ka pala sa video ni Daryl. Ano talaga, ang madalas nyo na bloom ratio? Yan, maganda rin yan. Bloom ratio... Depende, boss eh. Pero ako, bibigyan kita ng idea sa paraan ko to ah. Nagbo-bloom ako ng mas maraming tubig kasi para masaturate ko yung, para walang makakatakas na 50 to 60 ako mag-bloom. Ito ang, bakit ko ginagawa yun? Ang dahilan ko is para masaturate ko, ma-open ko na lahat, tapos mag-agitate ako para matabaan na, ma-open na yung surface area ng coffee para mabasa ko na silang lahat. Para mamaya pagka magpo-pour na ako, ready na sila to extract. Na wala akong hindi matatamaan. Kasi dati, mababa lang yung ginagamit ko na Kaso napansin ko na kapag mababa lang yung bloom, pagka pinulit mo yung paper filter, hindi ko naaabot yung nasa... Tuyo pala yung gitna. Oo, tuyo yung gitna. Kaya sabi ko, i-open ko na lang lahat. Kaya ngayon, magpo-pour na lang ako ng magpo-pour ako na mas marami para open na yung surface area para ready na sila ma-extract. Yun yung idea ko. Ano ba yung idea nun sa'yo? Meron ka? Sa akin, kaya 50 to 60 ml ako mag-bloom. Ako usually twice, pero kapag na-feel, kasi madedevelop mo yung skill eh. Just by looking at the bed, madedevelop mo siya eventually eh. Ang general rule ko for me sa akin, twice lagi ng dose. So kung 15, 30 yung bubuhos ko. Kung 20, kung 20 grams, 20 grams, shit, 40. Uh-huh. Oh, yes! So okay. Kung 20 grams, 40. Pero... Ibe-break ko yung rule na yon kapag yung coffee hindi siya nagre-react sa tubig. Okay, pag hindi nagde-degas. Meaning, hindi niya sinisip-sip, nire-repel niya yung tubig. Oy, interesting. Kasi kapag nagde-degas, itutulak niya yung tubig palabas. Imaginein mo to, ito yung coffee bean, may layer yan ng hangin.
Oh, yeah. Palibot. Parang air pockets niya. Oh, yun, nandun yung paper. Yan. Ngayon, pagka nilapitan siya ng tubig, tapos... Ganon. Oh, okay, okay. Tapos hindi niya sinipsip, may mga coffee na ganyan. Oh, yun. Pag hindi niya sinipsip, hindi siya nag... Hindi pa siya ready para ma-extract? Hindi siya... Ano? Sige, kaya mo yan. Sige, kaya mo. Sige, parang ano. Basta hindi niya tinanggap yung tubig. Mm-hmm. Nireject? Nireject. Ang sakit nun ah. Sakit nun. Pag nireject niya yung water, i-re-repel niya yan eh. Tutulak niya lang. So, parang gaganon lang sa kanya yung water. Mm. Doon ka magdadagdag ng... blooming water. Oo, oh, diba? Oh. Yan. Magkaibang brewer, magkaibang technique. Yes. So, pero halos nag-meet lang yung ano namin, yung... And then, parang nag-meet lang eh. Kasi yes, parang, yes. Kasi diba, ang problema mo is hindi na, parang hindi nagko-connect. Like, parang ganun. Parang hindi nagko-connect yung tubig dun sa coffee. Sa coffee. May, actually, makikita mo siya, pag natutunan mo na siyang basahin, makikita mo kung ayaw niya mabasa. Parang waterproof yung coffee grounds. Oo, yeah. So, ganun yung technique mo. Sa akin naman, ang diskarte ko, dadamihan ko yung tubig. Para doon. So, di ba? Actually, yung technique ko, mapupunta rin doon sa technique ni Pao. Kapag, well, conditional yung technique ko eh. Pagka hindi hinigop nung coffee yung water, babagsak ako doon sa technique ni Pao, which is dadamihan ko yung blooming water. Di ba? Ganun. Okay. Next. Ano po ang mas masarap, si Pao o si Sir Darin? Taradado talaga, boss. Any foolproof recipe, like go-to recipe nyo po? Go-to recipe? Sige, sagutin natin yan. Yung go-to recipe ko is, ano, yung pinaka-basic sa internet, 1:15 ako. Pag meron akong bagong coffee, 1:15 talaga yung ratio ko. Kasi nandun na, ang reason naman kung bakit nasa 1:15 ako na ratio, pero kasi minsan nagbabago, no? Titignan ko kung ano yung magiging resulta, tapos magkakaroon ako ng adjustment. Ganun yung... Una ka na. Kain ka muna, gutom ka na eh. Sige, mamaya na lang. Sige. So, ayun o. 1:15 yung ang ginagamit ko. Mm-hmm. Saka ako magkakaroon ng adjustment kapag ano yung naging resulta ng brew ko. So, ganun ko siya inano. Kapag may bago, kapag bago yung coffee sa akin talaga... Tama. Ganun yung mangyayari. Saka ako siya i-adjust sa parang nakukulangan pa ako or napasobra ba ako since may idea na ako. Wait, nasagot ko ba yung tanong mo? Any foolproof recipe? Actually, mali yung term na foolproof eh. O kasi wala talaga. Oo. Wala eh. Hindi talaga siya Siguro pinaka-foolproof na talaga. Sundin mo yung 4-6 ni Tetsu Kasuya. Pwede. Oo. Pero hindi, sabihin ko sa nga may binabagayan eh. Hindi applicable yun sa lahat ng coffee. Oo, hindi talaga applicable sa ano sa lahat. Ang maganda talaga niyan, pumunta ka sa coffee community, tapos matuto ka, tapos i-adjust natin yan. Tutulungan ka namin, huwag ka mag-alala. Kung hirap, no? Paano pag wala akong kaibigan? Welcome ka sa amin, alika rito. How about naman po yung ang bango ng brew, pero di masarap pag tinikman na? Bakit po ganun? Uy, sorry, wala akong idea. Paano naging mabango pero hindi masarap? No? Parang weird, no? Baka hazelnut yan. Oo, baka hazelnut yan, ha? Saga dark. Boss, wag mong ganit. Benguet premium. Account mo to. Ikaw talaga, pinupunta mo sa ibang side, ha? Uy, si Zane. Ah, tinawanan ka lang niya, Pao. Oo nga eh, sira ulo kasi si Dino eh. Akala mo mainit pa pero nanlamig na pala siya. Oo, boss. Ayaw ko na sa kalitas. Sir Bryce, shout out sa South City Coffee Roasters. Hey, shout out South City Coffee Roasters. Salamat sa panonood. Maraming salamat sa iyo, boss. Salamat. Binigyan ako ni South City ng ano ng beans. Ayan, gatas na gatas ang coffee community. Bigyan niya ako ng beans kasi sasali nga pala ako sa event ng Franken para daw may pang-practice ako. Wow. So, yun nga merong event si Franken ng October 27 ata. Check nyo na lang sa Franken. Meron silang Taster's Cup. Sumali kayo guys sa Taster's Cup ni Franken. Promise. Yun yung isa sa... Based on my experience to ha. Yun yung isa sa pinaka masaya na... Na experience ko sa Taster's Cup na nasalihan ko. As in talagang iba yung coffee community ng Marikina, boss. Sobrang lively ng mga tao. Promise.
Alam mo yung tawa na namin, simula pagdating hanggang dulo, lahat kami masaya. Kaya pag uwi namin ng bahay, talagang wala na ako nasabi. Pagod na ako, tulog agad ako. Ganun kasaya. Uy, mention kahit, na rin natin, dyan original ang Agimat. Kahit, wait, kahit ang dami kong nainom na kape, talagang napatulog ako sa sobrang pagod at sobrang saya. Ayun, let's go. Yana, uy, shoutout kay Coffee Cup Series, Yana Peralta. Uy, may ceramic na si Yana. Papayaramin nata tayo to test, ah. Adrian Vicente, thank you. Sir Pao, bakit dalawang grind setting ang go-to mo minsan, sir? Ay, naku, wayan. Wait, disclaimer, ah. Hindi to gagana sa lahat, ah. Kasi ako lang yung nakakaintindi sa ano, ah. May problema rin yun, no? Nagiging medicinal din minsan yung brews ko dun, no? Paano i-describe ang medicinal? Lasang gamot, lasang tempra. Oo nga. At syrupy. Hindi. Iba pa yung syrupy. Lasang gamot. Tempra? Tempra? Hindi ka ba napurga ng tempra? Napurga din naman ng tempra. Ay baka kasi mataas yung tolerance mo sa tempra kasi sanay kang uminom ng tempra. Basta parang ganun. Meron ako dito. Testing natin para malaman. Tapos dura na lang natin. So, ayun no. Kasi sa CP6 ko, ano lang to, based on my experience, nagdo-dual grind size ako doon is para makakuha ko ng acidity doon sa coarse na size. Plus, yung body, hinahabol ko doon sa CP6. Ginagamit ko yung CP6 para makakuha ko ng... Kasi consistent yung consistency ng grind settings ng CP6 is, ano, like hindi siya nagpo-produce masyado ng microfines. Yes. Unlike dun sa isa kong grinder na mischief. Kung mapapanood niyo yung video ko sa YouTube, ni-review ko yung particle size ng ZP6. Mm. So, panoorin niyo yun para maintindihan niyo yung fines na sinasabi ni Pao. Yun. So, ayun. Oh, wow. Parang kumunik ah. Ayos. Oo. So, ayun. No? Kasi wala siyang ganong microfines. Kaya, ano, para makakuha ko ng texture, dun ako bumabawi sa fines. Kaya dual grind size yung ginagamit ko. Basically, yung fines ko is for body, and then yung mga coarse ko is for para makakuha ko ng acidity. Uy, so Sir Oliver, nag-message na din, nanonood din si Sir Oliver ng Franken Roasters. Oh, boss. Hello, shout out kay Sir Oliver ng Franken Roasters. Uy, maraming salamat sa Gesha, boss. Ah. Ang sarap talaga nun, promise. So, tama daw, 27 yung event niya. Yan. Dino, uy, fan na fan natin talaga to si Dino. Hanggang boss, ngayon, nandito pa, boss, mula umpisa. Boss, baka magbigay pa si Franken ng beans, nakakahiya. Ay, boss, wag na, nakakahiya naman. Wag ka na magbigay ng beans para iparapol. Ko naman, Franken, marami kang naibigay. Sobrang saya ko na doon, maraming salamat. Mga insan, TDS kaya mga lodi para magkaroon ng balance cup? TDS, walang idea eh. TDS? Iba-iba kasi ang TDS eh. Uy. Depende sa... Alam nyo ba ang coffee mineral water? Ah, okay. Gets. Wait. Ano bang tanong niya? Mga nasa anti-desk kaya lodi para magkaroon ng balance cup? So ibig nyo ba sabihin sa refractometer ng R2? Baka TDS ng R2? Kahit ano eh. Kahit mababa... Kung R2 yung tanong mo, kahit nasa mababa ka sa R2 eh. Hindi eh. Actually, hindi sinasabi ni R2 kung masarap yung kape mo eh. Oo, yun. Ikaw at ikaw pa rin yung mag-assess eh. No? Pinakita lang niya sa'yo yung TDS. Kung hanggang saan yung na-extract mo. Ang R2, yung defluid R2, sasabihin lang niya kung saan ka gagalaw. Okay? Mm-hmm. So, nag-brew ka. Brew. Lumabas 1.9%. Tapos napakapait. So, alam mo na na-overextracted ka. Tapos yung readings ng mataas. Yung readings ng R2, 1.9. So, alam mo kung paano ka gagalaw. Ah, okay. 1.9. Nataas nga nun. Mga 1.3 something lang ba? 3, 4. Oh, yeah. Ang 6 ang perfect. Pero usually, ang 6 depende sa pouring mo. May over-extracted din na 1.6. So, anong tulong niya? Sasabihin niya lang kung paano ka gagalaw. So, naalala niyo yung point of no return, di ba? Meron lang gitnang range, yun yung peak extraction mo. Pag nag-over ka dito, makukuha mo ng mga negatives. Negatives. Pag nag-lower ka dito, negatives pa rin yan. Oo. So, meaning to say, bitter ka. 1.9. Ibig sabihin, nandito ka na. Sa edge. Oh, yeah. Bababa ka ngayon. Oh, okay, gets. Ngayon, kung bitter, kung sour naman siya,
Pero sour meaning nandito ka sa side na to, oh, di yeah, ba? Tama. Sour. Tapos ngayon nakalagay 1.1. Oh, sobrang baba mo ngayon. Mm-hmm. Akit ka. Pero meron din sour dito. Ang gulo talaga ng kape. Mahirap kunin. Pero actually, minsan mo lang naman makuha yung sour dito eh. Okay, okay. Yun yung sobrang astringent na. Medyo nandito na yun. Mm-hmm. Akala mo ngayon, aakit ka. Pero dahil kay R2, sasabihin niya, oh, 2.3 ka na. Ganyan. Sobrang taas sobra na. Oh. Alam mo pa rin kung saan ka bababa. Totoo nga. Parang tumatalino nga ako dito ah. Next question. So, yun na, nakuha nyo yung idea, no? Parang binibigyan lang kayo ng parameters to adjust kung paano ka gagalaw. Saan mo siya gagalawin? Kung dito ba o dito ba? Pero kung pagka nakapunta ka sa mga coffee communities, hindi mo na kailangan mag-R2. Yan. Pero actually, to answer the question, mga nasaan TDS, usually ang target mo dyan, mga 1.4 to 1.6%. 1.3. Oh, maganda yun. Pero kasi pag nag-assess mo pa rin, paano kapag sa mga coffee enthusiast mo pinatikim, parang... Eh. Ay, masarap pa rin eh. It's rusty. It's metallic. Grabe, pag naka-arto, ganun. Ikaw talaga, boss. Okay, Tempra Coffee. Sir Pau and Daryl, shout out po. Sir Uy. Gons de la Fuente. Shout out. De la Fuente. Oh, yan. Shout out, Gons. Gons, baka isang ano ka, sa Dark Continent na ba kay Gons? Adrian Vicente. Sir Daryl, nakita ko po kasi kanina, naka-narrow brewer po kayo. Ano po experience nyo sa narrow brewers versus origami? Narrow? Wait. Ang gamit ko is yung... Nasaan na yun? Narrow? Wait, ano yung namatay na device? Hindi. Star. Ah, star yun. Okay. Itong inong yun. Pag sa akin kayo nanonood, walang nagsisend. Pag sa kanya, meron. narrow brewer. Ang gamit natin kanina is yung Haryo na flow dripper try up. Usually pag narrow din yung bed mo. Anong view mo doon? Narrow, wala wait, ulit yung mga sa mga okay. Ng ulo ko eh. Comparison ng April, parehong flat. April brewer. Pareho akong walang meron na. Oh, wala. Shit. Oh, no, wait. Okay. Meron akong flat dito. Oh wait, asa na? Kaso hindi mo. Si Lily andun sa bahay. Pare, oh, ako niko. Flat pala yan si Lily. Yes. Alam ko conical siya. Okay. Number one, yung comparison mo is magkaiba. The origami is conical, tapos ang ginamit ko kanina na narrow brewer is flat. Ano eh, ayan. Flat? To put into context, ang magkaibang flat is yung fellow na stag pour over dripper X. Yun ang very narrow. Pakita mo nga. Kasi meron tayo, ito hindi to narrow, no? Hindi. Hindi. Yan yung standard. Standard na flat yan. Ah, standard daw na flat to. Mga technicalities ni mga tinatanong nyo. Ito yung sobrang narrow. Ay, okay. Obvious na obvious, no? Pwede kang magluto ng ano dito. Di ba naka-manual yung focus ko? Ayan, no? Ayan, no? Ay, hindi ba sa... Oo nga, hindi. Nakamatic yan. Naka-manual ata, eh. Ngayon na, technicalities na sa camera. So ito pala, may natutunan na naman ako. No? Tumatalino talaga ako dito, no? Ito, guys, is yung normal. Oh, kaling ko, oh. Ito yung... Ito ayan yung na wider. Okay. Kaling, oh. Yan na. Naka-manual para mag-focus. So, patalino tayo ng patalino dito, boss. Marami tayong natututunan. So ito, ano to? Wider. Normal. May display. Ba naman itong cameraman natin, boss? Ayaw ayusin yung trabaho dito. Yan na. 50 stars, hati kami, tag 25. Master, nagpo-pour over ba kayon? Nag-stop ng... Ano? Mamaya. Boss Chris, ito, mamaya. Toto, para makita niyo yung difference. Lalagyan natin ang papel. Oh, okay. Lagyan so, na. Itong Lily, kung makikita nyo, ayan o, ang laki ng buka niya. Oh. 'Di ba? Oh. Etong fellow na pour na stag dripper X, napaka-narrow. Oh. Ayan 'no. Oh. Yan, nag-focus na. Galing. Tenen. Yan. So, ang difference niyan is yung water column mo, tsaka yung coffee bed column mo,
So kapag narrow, medyo tumataas yung coffee bed mo, kumakapal. Kumakapal? Oh, wait. Coffee bed. So nagmumukha siyang espresso pack. Okay, okay. Gets. Iniintindi ko yung concept. Iniintindi ko yung concept. Pagka medyo yung standard, tsaka medyo mga wide na coffee bed, lumalapad yung spread ng coffee grounds. Mm-hmm. So basically, usually ang labas nun, kapag mas malapad yung spread ng coffee grounds, mas may complexity yung coffee. Kasi mas marami siyang ginagalawan eh. Mas maganda yung agitation niya, mas maganda yung movement niya. Kapag mas maluwag yung area. So, ibig sabihin, okay, ngayon ko lang nalaman. Kasi wala pa talaga, conical guy. Mahilig ako sa conical. So, ngayon lang ako nag-explore ng flatbed kasi meron akong sasalian na competition. Bawal pa ito disclose, pero may sasalian ako na competition. Hindi pa kasi siya, niluluto pa lang. Flatbed yung gagamitin dun. Kaya nag-explore ako ng flatbed ngayon. At least kahit paano, magkaroon ako ng idea. Since dami kong parang akong nabudol, boss. Kasi meron palang epekto yung narrow at saka wide. Okay. Ngayon, katulad nito, yung sa fellow naman na pour over dripper X, inherently, lalabas siya na mas matamis. Mas matamis yung? Kasi pantay na pantay yung bed niya, tapos mataas yung column niya, makapal. Oh, wow, interesting. So basically, dumadaan lang yung coffee sa kanya, gumaganon lang, oh. Oh, parang AeroPress? Hindi naman. Parang AeroPress. Correct. Okay. So, mas limited yung movement ng coffee grounds, ng coffee bed. Unless baliktarin mo talaga ng buhos mo, di ba? Medyo hindi ko pa na... naiintindihan ko, pero... Hindi ko na-realize yung magiging labas hanggat hindi ko natatry. Yes, totoo din yan. Huwag kayong matakot mag-experiment. Oo, kasi kung si... Uy, namatay. Naku, boss, may multo ba sa inyo? Hindi, yung charging. Kala ko may multo. Natakot ako, biglang namatay yung ilaw. Laki ba naman bahay nila? Kasi sa akin kung may multo, salit ang bahay namin, sa di magkakasya. Bigla ako natakot eh. So ito naman, ito yung ginamit ko kanina. Iba na naman to. Meron siyang tool sa gitna. Ayan, dyan siya natalo. Ayan, no? Oreya. Hindi. Haryo try-up siya. Ay, ito yung ginamit mo kanina. Uh-huh. Hindi, wait. Sa competition, ano ginamit mo? Ito yun? Ay, akala ko Oreya. Hindi. Hindi pala. Kala ko rin yung ginamit mo. Okay, go. So, iba na naman to. So, parang siyang may, parang donut or parang torus yung shape niya. Kasi meron kang tool sa gitna. So, parang kang gumamit ng lily drip. Drip assist? Lily drip assist. Pero parang ano, pinapabangga mo siya dun sa may, ito sa gitna. Dito. Mm-hmm. Tama. Pero kung sakaling papadaanin mo siya rito, no? Mm-hmm. Ibig sabihin may heat loss? Meron. Kasi ang contact is hindi sa kape. Pero? Dito. So mabubro yung gitna. Ito mismo yung plastic yung mabubro. Pero, di ba, since matagal lang dissipation, after mo ma-preheat, mas hinuhold niya yung heat. Ah, okay. Get. So, nakikip niya na warm yung bed mo kahit hindi ka na nagbubuhos. Gusto ko na umalis sa topic ng flatbed. Alright, maraming salamat sa tanong ng flatbed. Next! Okay. Wala na ba? Mayroon pa ba? Sir Daryl, nakita ko po. Okay. Baka pwede ma-review ni Sir Daryl yung mischief. Actually, matagal na namin pinag-uusapan niya ni Pao. Kaya lang, at the time, wala siyang gagamitin na ibang grinder yata eh. Kasi lagi ko siyang ginagamit. Oo, favorite din ni Pao kasi yung Mischief. So, parang hindi niya mapahiram sa akin ng matagal. Hindi naman. Kasi nahihiya lang ako kasi yung Mischief ko. Cheap kasi yung gamit. Naging cheap siya kasi nasira ko yung tag nito. Naging chip yung akin, kaya nahihiya ako iparap sa kanya. Uy, teka, meron akong magnet para dyan. Meron akong magnet. Hindi, diba nawala yung magnet dito? Meron pa rin akong magnet. Ah, meron pa rin? Natanggal kasi yung magnet ng sakin. So, meron akong na-disgrasya na handle. Nanonood na yun? So, nanonood pa rin yung... Andiyan pala si Jasper. Si Komandante Champ, na-disgrasya ko yung grinder niya. Nagpa-practice siya nun. May practice siya, no?
nasira ko yung practice niya kasi yung handle mismo ng grinder ng komandante niya pumasok dito. Eh, may magnet din to. Ayan, kasi may magnet yan. So, yung magnet niyan pumasok dito kaya hindi ko mapahiram kasi sa kanya kasi yung mischief ko na, ayun yung pinaka-reason. Kasi parang syempre, baka i-review mo eh, no? Pag-review mo, syempre, hindi mo ma-experience ng 100% kasi may kulang. Like, ang hirap i-grind nun kapag walang magnet kasi kakawala siya. Magugulat ka pagka-grind mo. Uy, gumana. Pero ngayon, maayos na. Hindi. Meron nga akong magnet. Meron nga rin akong magnet. Hindi ko lang kinakabit. Kaya ako lang nakakaintindi. Gets? Ba't di mo kinakabit? Wala eh. Akin naman yun. Pandikit? Oo, oh, kailangan ko ng pandikit. Para... Meron akong pandikit. Na industrial siya. Talaga? Oo. Sige, sige, sige. Sige. Iwan ko na sa yung mischief ko. Pasensya ka na may mga gas-gas yan. Tapos, ikaw na lang magkabit nung... Ay, may magnet ka ng dito? Wala. Pangpalit? Oo. Meron? Sure ka? Diyan sa loob, ilalagay? Oo, oh, tiga mo. Ayan o. Oh. Ayan o, oh, malalaglag siya. Kasi wala nga akong magnet. Yun nga yung sinasabi ko. Meron ako. Oy, pwede kitang bigyan. Eh, gawin mo na. Trabahoy mo na, boss. Kahit wag muna ngayon. So, ayan ah, marireview na yung mischief. Tapos, catch cup. Boss, medyo sira na yung mischief ko ah. Ikaw nang bahala mag-review dyan. Thank you sa inyo mga boss. Sir Mark, salamat din sa panonood. Uy, Sir Mark. Mga sir, may raffle po ba? Sabi ni Dino, meron. Opo, magpaparaffle po kami ng libreng kape sa Mahiwaga Coffee. Kailangan nyo lang silang i-follow. Uy, wow, totoo. Visit kayo sa branch nila dyan sa SM Caloocan. Wait, anong ipapalibreng coffee mo? Pupunta lang po kayo, hanapin nyo si Dandy. Tapos, i-claim nyo po sa kanya mismo. Dapat sa kanya mismo nyo i-claim. Grabe naman itong mga counter-attack ni boss. Kala ko totoo na. Sir Franken, balik ka po sa Orange Up. Ah, nawala ba si ano, si Sir Frank, si Franken sa ano, Orange Up? Wait, nawala? Sino nawala? Si Franken Coffee sa Shopee. Bakit? Hindi, tinatanong nga nila. Ay, kasi 'di ba nagtanggalan ng BIR? So tinatanong yata nila kung makakabalik na daw ba yung Franken sa Shopee. Ay, tanong niyo si Franken. Ako, mukhang hindi na makakabalik si... Oh, sakto yan, oh. 5mm to. Oh. Hindi, meron din akong magnet ng magnet talaga niyan. Mas mahaba yung magnet nun. Ah, mas makapal. Oh, pero okay lang din yan. Maikli. Pero kailangan ng pandikitan. Saan mo na gawin yan? Sige na nga. Ikaw talaga eh. Parang nag-ano kayo. Nagsa-side quest ka, boss. Eh. Ikaw content mo. Ikaw content mo. Boss, gusto niya lang gawin content ngayon. Pinapabilib niyo talaga ako sa stress na pinasok niyo, Master. Sir John Michael Lignig. Wait, sinasabi? John Michael Lignig. Oo. Actually, nakaka-stress yung coffee at the same time masaya. Ba? Ano to? Ito yung stress na pinili namin na masaya. Kasi may mga ibang stress na ano eh, no? Yung pinili mo tapos hindi, ano eh, walang character development. Ayun, so ito, maganda mo. Meron tayong bago. Sir, Master, pag nagpo-pour ba kayo ng, nagsastop kayo ng hinga para consistent? Nung una, oo. Wait. Oo. May mga time na gano'n. Nung una, oo, ganyan na parang shit. Kasi syempre, ano ba, alam mo yung concept na may bagay ka na pinag-aaralan? Pag mayroong isang bagay na pinag-aaralan, like for example, pag nagda-drive ka ng sasakyan, hindi ka makakausap. Yung unang experience. Yes. Hindi ka rin makakapagpatugtog ng music. So hindi ka pa rin, di mo siya pwedeng kausapin, hindi pwedeng ano, kasi nakafocus lang siya kasi baguang pa lang eh. No? So ako, nung nag-start ako sa coffee, no, parang walang hingahan para makontrol ko yung flow rate. Pero nung ano, nung tagal, sa tagal kong nagpo-pour over, wala, kahit kwentuhan mo pa ako, hindi ako mawawala sa recipe ko eh. Sumasayaw pa nga eh. O boss, pag nakita mo akong mag-perform sa coffee, ano, mga events, boss, sasayawan pa kita habang nag-grind. Kasi sanay na ako na ginagawa ko. So, ayun, pag araw-araw mo yung ginagawa, hindi na yan. Automatic na yung boss. Lagi mo nang ano yan.
mapapasok na yun sa sistema mo. Ayun. Sir Pau and Daryl, ano po advice nyo sa level 1 coffee drinker to help them appreciate the nuances and flavors of third wave specialty home brewing? Ano kasi, wait lang, bigyan kita ng context dyan sa level. May ginawa kasi akong content dyan. So parang nilagyan ko ng categories yung level ng ano. Parang wala lang, for fun. Kasi gamer din ako eh. So pag nag-start ka sa coffee, syempre, level 1. Mm-hmm. Yun, sabi ko yun, baka level 1 ka pa lang. Kasi alam mo, yun yung idea mo sa coffee, hindi pa ganun kalawak. Mm-hmm. Kaya gumawa ko sana ng gamification para magkaroon ng level sana. No? Parang kaso hindi ko masyadong ma-organize kung anong level kayo. Kasi baka mag-ano pa akong content bigla. So baka maiisip baka kasi maiisip nila no na yung ano no yung levels ng coffee no. Oy, hindi pa ako anong level mo na ba? Nasa para lang ano para makaintindihan lang tayo no. Kapag mga bago pa lang sa coffee tawag ko siyang level 1 pa lang to kasi ito pa lang yung mga kinakape niya. Level 2 kapag nakatry na ng mga ano, level 3 kapag ganyan hanggang sa maging masters na no. Ayun. Tapos ang tanong mo is advice nyo sa coffee drinker to help them appreciate the flavors. Appreciate. Okay. Sige, ikaw muna. Pinakamaganda niyan, mag-visit ka ng specialty coffee na mga coffee shops. Mm-hmm. Yung mga third wave na coffee shops. Mm-hmm. Tapos, Sa Bulacan. Huwag kang mahiya makipagkwentuhan. Alam mo yun, sa Bulacan? Alam. Spanish joke. Ayun. Ako nag-send nun. Spanish latte? Yung Spanish latte na specialty. Fuck, man. Pumunta ka sa mga third wave na coffee shops and then makipagkwentuhan ka. Kasi yung mga totoong slow bars, totoong third wave coffee shops, very generous sila mag-share ng knowledge. Oo. Ikaw na lang yung uuwing duguan. Oo. Yung utak mo. Ikaw na yung sasawa. Oo. Ano ba pwedeng sasabihin yung weirdo na to? Ngayon, i-identify mo kung ano yung totoong preference mo in life. Mahilig ka ba sa maasim? Oo, tama. Mahilig ka ba sa matamis? Oo, tama. Ngayon, yung nuances na yan, may pinapasukan niya na ano eh. Yung mga nuances and flavor notes, may pinapasukan niya na kategory lagi eh. Oo. Kasi, ito, for example ah. Ako, anong baguhan ako ah. Pag binigyan mo ako ng anaerobic nung una ako nagkakape, itatapong ko yan. Like, parang ano yun? Kadiri naman yung lasa. Oo, hindi ko rin kayang inumin yung anaerobic. Hindi ko kaya. Dati. Ang ano lang ako, mapait. Yun lang yung gusto ko. Binigyan pa ako dati ni Jasper ng carbonic maceration na, na mamahalin daw yun. Uno, tapos anong ginawa mo? Ininom ko siya. Binuro ko siya. Napilitan kang inumin. Kasi sabi, actually kalahati lang eh. Oo, di ba? Para ma-appreciate mo. Hindi ko siya na-enjoy. Oo. Pero, eventually, as you learn more. Oo, nag-explore ka na eh. O, kasi marirealize mo, uy, tanin, parang lasang wine pala yun. Oo, no? Nagiging premium na yung panlasang wine. Nagle-level up na din yung dila. Tama, nagle-level up. Yeah. Tapos, nagle-level up ka na naman, boss. Tapos matitikman mo, uy, dried mangoes pala yun. Oo, yun yung mga ganyan. So parang lalo na yung green mangoes, pag nakatikim ka ng, actually, pag nakatikim ka ng green mangoes na masarap sa kape, kakaiba. Boss, ito talaga yung pinakakaiba na natikman ko ngayong napakasarap araw. Napakasarap talaga. Boss, kagaya niya sa experience ko, kunyari. Since ako, medyo marami-rami na yung experience ko sa coffee, no? Pero yung pinatikim sa akin na robusta na lasang bubblegum, grabe. Kakaiba. Shout out sa number 1 PCQC Robusta kay Sir Rayjan Basco. Grabe boss, idol kita. Ang sarap. Napakasarap talaga. Sobrang sarap. Promise. Yun, so pag may mga ganyan ka, yan yung mga nuances na sinasabi nila eh. Yung parang, uy, kape pa ba to? Nasang mogu-mogu? Oo, yan. Yan. So, yan yung mga nuances na sinasabi. May papasok pa din yan sa personal preference mo. Mahilig ka ba sa Milo? Oo, ganyan. O, mahilig ka ba sa dato puti? Suka, no? Ako, binabypass ko yung suka eh, para mabawasan yung strength eh. Diba? Like yung sharpness niya eh, no? Bypass mo ng tubig. Okay, diba? Lagyan mo ng konting sugar para mag-balance, 20, no? 20 ppm ba yan? Okay. Yun, so, ayun, papasok yun sa personal preference mo. Tapos, huwag kang matakot mag-explore kasi merong kape na para sa'yo. Huwag kang matakot. Merong kape para sa'yo. Oh, minsan may dagdag lang ako, no? Minsan may nagiging problema dyan, no?
yung nakukulong sa idea ng isa. Like, nakatingin mm-hmm. sila ng coffee na chocolatey, nutty. Yun na yun. Parang yun na yung sa kanila, no? Yun tapos, na lang yung masarap na kape para sa kanila. Tapos, since yun yung pinaka-idea nila sa coffee, like, parang nalilimitahan yung knowledge nila na meron pa palang mga florals, mm-hmm. herbs, mga ganyan, mm-hmm. di ba? Yung mga ganun na mga unexplored pa na actually, lasa. Nung first time ko nakatikim ng kape na may spices, parang lasang paminta. Oh, wait. Ipapatry ko sa'yo yung copy na yun. Galing siya sa, nakalimutan ko lang yung ano, galing kami kahapon. Mm-hmm. Lasa siyang ano, talagang herbs and spices. No. Promise. Babe, papatry ko sa'yo yun. Nung first time ko nakatikim ng coffee na parang may paminta, sobra ako na-weirded out. Kasi parang, ba't ganun? Tapos, habang iniinom ko siya, pasarap ng pasarap. Hanggang naubos ko na. Oo, no. Bigla kang kumuha ng kanin, no? Sinabaw mo, no? May spices, no? Sarap. Shout out kay Sir John Nazareno ng Barista Loft sa Tagaytay. Yan, nanonood din si Sir John Nazareno. Ano daw mas masarap, Sir Pao, inumin? Matcha o kape? Pagsabayin mo, boss. Masarap yan. Pag pinagsabaw mo yung matcha fusion ng kape, sigurado, alam ko kung saan kapag ano. Lagay mo yung ceremonial dun sa ano, porta filter. Ay, putik yung mga... Di, boss, alam mo yan, pag pinagsabay mo yung matcha sa kape, alam mo na kung saan ka mapupunta. Rekta ng ano yan. Sa akin, ha? Rekta, matcha espresso? Rekta CR sa akin dyan, boss. Yan yung output. Ayan yung nangyayari pag pinagsabay ko yan. Uy, meron din ako interesting na napanood yan tungkol sa ceremonial matcha. Ang ganda ng kultura ng Japan. Kayo na lang ang explore tungkol dyan. Kasi meron parang tea house na pinupuntahan ng kahit anong estado mo sa buhay. Mm-hmm. Pag nandun ka sa matchahan na yon, pantay-pantay kayong lahat. Kahit, walang mesa eh. Hindi, boss. Hindi talaga. Ano siya? Ano na? Culture siya na kahit saan ka, mayaman o mahirap, pag pumasok kayo parang doon. Parang gusto kong puntahan yan. Pag pumasok, I mean, ayun yung ng ceremonial na matcha. Kasi, di ba, mahilig kong manood mga ganyan eh. Parang interesting eh, no? Pagpasok mo doon sa matchahan, kahit anong estado mo ng buhay, kunyari, mahirap ka lang. Hmm. Let's say, kunyari, papunta natin na sobrang mayaman ka na talaga tapos mm-hmm. pero pag pumunta kayo doon sa ano na yon matchahan na yon yung ceremonial na level playing field siya kumbaga pantay kayong lahat kayo nag kaya din ano na very important yung ceremonial matcha ng ano ng Japan kaya ano guys wag niyo namang babuin yung ceremonial nga kasi malalim ang meaning niyan sa ano ang meaning niyan sa Japanese culture tas ganyan dito pagka basta wag na natin ano pasukin yung topic na yun kasi minsan alam mo yun mas appreciate ko kasi siya nang ganun nung nalaman ko kaya hindi ako mahilig sa matcha pero nung nalaman ko na may ganun silang kultura ay, napabili ako ng ceremonial matcha. Yeah. Tapos nag-whisk ako ng matcha. Ay, therapeutic din. Mm-hmm. Sa ang bango niya. Na-convince yung sarili ko na kahit parang naglalasa, damo siya sa akin. Mm-hmm. Hindi ano ah, wait, hindi siya negative ah. Hindi ko lang ma-explain kung paano, pero nandun yung parang cream, like parang, nandun yung parang experience ng, wow, ang sarap na ma-feel. Parang niyayakap ako ng mga farmers ng tea, mm-hmm. na matcha. Ayun. Mga sir, last. When to agitate at when to stop. Okay. When to agitate at when to stop. Wait, mag-suggest na lang ako siguro, no? Ako, nag-agitate ako sa... ikaw, okay. Mag-a-suggest ako na sa akin. Mag-suggest ka rin sa'yo. Nag-agitate ako ng early. First, second pour, nag-agitate ako. Pero pag third and fourth, hindi na. Same lang. Same lang din. Mm-hmm. Pagod na ata ito. Paano niyo po binamax? Nagkabangga kami ng approach. Paano niyo po minamaximize pag months old coffee na? Depende. Uy, kung good quality yung kape. Wait, boss, pwede ba mag-request sa'yo na sobrang favorite ko talaga yun, natikman ko yun, yung chocolatey mo na pwede pa ba tayo mag-brew niyan? Oo naman. Alin ito yan? Ito, stale to, stale na siya. Alin yan? Stamp Town. Ah, yung Stamp Town. Na chocolatey. Yung, yan. Yung natikman ko tong Stamp Town, grabe talaga. Sobrang sarap. Ayan, ito, pakita natin.
Ayan, so nung natikman ko to. Chocolatey na may florals. Sobrang sarap nito. Ito ang favorite ko na ano na coffee. Napaalala lang, no? Burautin natin, no? Wala naman siya, no? Let's go. Nakagawa na naman ako ng paraan, boss. Kasi dito, kukunin ko yung mga... Be, lagay mo to sa bag, be. Wala naman siya, eh. So, ayun, no? Kapag stale na yung coffee, usually nagbabago yung lasa. Pero hindi naman siya masama. Or like, masarap pa rin naman yung lasa niya. Ano nga pala yung tanong niya? Si Daryl, nawala na. Nabobobo na ako dito. Uy, nasa na yun? May na-maximize pag months olds na yung coffee. Ano, ang ginagawa ko dyan is nag-updose ako. Nagtinataasan ko yung ratio niya. Let's say, kunyari, one is to 15 ako or 1:16 ako. Kapag stale na siya, ang ginagawa ko, tinataasan ko yung ratio para may mas makuha ko ang lasa sa kanya. Kasi the more na nagdedegas siya, pawala na ng pawala ng pawala yung flavor. Anong temp? Kahit ano, boss, kung anong recipe mo dito. So, ayun yung ginagawa ko. Let's say, kunyari, 3 months na yung, ano ko, 3 months na yung coffee ko. Dati akong 1:15, gagawin kong 1:13. Tapos titignan ko kung hanggang saan ko siya pwedeng extract. Tapos, bukod dun, it doesn't mean na 3 months old na yung coffee or mas matagal na, wala na siyang lasa. Try mo lang kung ano pa yung papasok sa preference mo. Ayun. Kasi, ano eh, tawag doon, may mga coffee na nagde-develop pa the more na tumatagal yung ano. At may, masusurprise ka na parang akala mo stale na. Hindi pala, ganun. Masusurprise ka sa lasa na makukuha mo. Hello? Sobrang interesting. Mm. Nakakonect yung mic mo? Disconnect mo nga muna kaya. Naka-live pa kami hanggang ngayon. Okay. Sige, sorry. Next question. Kung Dota rank ng rank sa kape, anong rank mo, Master? Wait. Mababa lang yung rank ko siguro. Mga... Boss, nakalimutan ko yung ranking sa Dota. Boss, no, wala eh. Masyadong engage yung utak ko, boss. Hindi ma-recall. Hindi ma-recall ng utak kasi engage sa kape yung ano ko, yung utak ko, no. So, mga 20 minutes balikan kita. League of Legends yung nasa isip ko. Siguro mga platinum lang tayo, boss. Heartstock Diamond kung sa League of Legends ganun. Heartstock Diamond. Kung Shout out, Master. Salted Yema Latte. Uy, anong meron sa Salted Yema Latte? Shout out sa'yo, Chino. Guevara. Ano naman MMR nyo sa Coffee Competitions Masters? Boss, yung MMR ko sa Coffee Competitions siguro, boss, 1-4. Ganun lang, boss. Hindi tayo umabot ng 3K, boss. Hindi na nanalo. Hindi ako masyadong sumasali ng Coffee Competitions kasi medyo busy pa eh. Pero kapag hindi na ako busy, papalaga natin lahat ng coffee competition kahit sa ampang parte ng mundo. Pwede naman tayo dito mag-brew, ah. Hindi, iwi-wet ko lang. Ah, iwi-wet mo lang. Para makita din ng viewers natin kung paano ko enjoy yung kape na yan. May tanong pa. Pauwi na si Ana, na-excite siya na makita ka. Natikman mo ba, Master Daryl, yung suka coffee ko nung... Sino yan? Si Chris? Kapo? Alam ko kaagad. Oo, natikman ko yun. Ikaw lang hindi nakakakilala sa akin. Wait, ano meron suka? Ako nga yung unang tumikim nun eh. Ano yun? Yun yung signature drink niya. Suka? Signature drink? Suka na may kape. Suka na may kape? In fairness, masarap yun. Wow, interesting. Chris, boss Chris, patikim naman yan. Naku-curious ako doon. Hoy, Chris, tigilan mo na yung pagkakape. Pumasok ka sa eskwela. Mag-aral ka ng mabuti. Mag-aral ka mabuti. Wait, oh, next. Amoy mo. Grabe. Ay, naku. Ilang months na to? Feb pa yata to. Oh, imagine. Feb, ilang months na yun kung Feb? Feb. March, April, May, June, July, August. 7 months. 7 months, ha? Ito, ha? 7 months. Ha? 7 months na tong coffee na to. So, amoy Hershey's. Cadbury sa akin, boss. Sorry. Cadbury sa akin, eh. Hershey's sa'yo. Sige, at least nag-meet pa rin kami, no? At some amoy point, Hershey's. No? Baka kay Isabel, baka pamoy natin, baka ano sa kanya. Sige. Toblerone. Hindi, Black Forest ng ano, ng...
Red Ribbon. Actually, oh, nga. Diba? 13, ayan. Taas naman yung dose kasi matagal na eh. Ah, sige. Ikaw, ayaw, 15 ikaw mag-brew. Na. Hindi ko na eh. Naka-Oreo, di ako nag-ano sa Oreo. 15, pero 200. Sige, pwede. Shorter ratio. Oh, yan. Yeah, no. So, okay. Sige. Ang ratio natin is 1 is to... Pag 195, 1 is to 13. 200 eh. O, tama. Mm. Tama. Tama yan, boss. Maniwala ka. Anong grind size? Sige, punta tayo sa ano. Kahit, I think okay fine? Siya sa fine. Sige, fine okay. Natin. Kaya kong mag-16 dyan sa Apex eh. Ah, ang brewer na gagamitin natin is Orea V4 Apex Bottom. Boss pa lang sa kalam. Ikaw naman, boss. Wait, blurred yata yung matcha. Ikaw talaga, Master Ernest, ha? Mga pinagsasabi mo, ano yan, plus, 18 plus. Val, tamayo. Uy, boss, Miss Narda, boss. Kamusta, Val? Pexlade naman po, boss, ng rabbit hole. Okay. Para sa rabbit hole lang coffee, maraming rabbit hole lang coffee. Sige, bibilisan lang natin. Ang mga rabbit hole lang coffee kapag napasok kayo dito is merong water. Ikaw, anong tingin mo? Espresso machine, yung mga, ano, yung mga tools. Yung pang, ano, yan, so... Pang pack prep? Oo, tas lalagyan mo ng, ano, ng condensed. Effort ka ng ano, no? Effort ka ng pack prep, effort ka ng ano, tapos mag-Spanish latte ka lang pala, no? Sipin mo yung effort mo, no? Tapos naka, ano ka ba, no? Blind basket, no? Oo, imagine, diba? No? Ang dami mo ng effort na ginawa, no? Nag-distribute ka, no? WDT, no? Ganda ng WDT mo. Naka-Weber ka pa, no? Tapos, ang ganda ng grinder mo, no? Naka-AK ka pa, no? Tapos, no? Tapos yung Spanish latte. Spanish latte pala, no, boss? Ayun. Grabe talaga. Pango. Uy, boss Daryl, kanina pa consistent na 20 viewers tayo, no? Uh-huh. Maraming salamat sa mga nanonood dyan, guys. Okay, so, ayan, no? Espresso, coffee equipments, at saka mga parameters ng espresso. Mahal din kasi siya, so kagaya ng Lilith, nakakontrol yung PID, yung temperature, yung malakas yung steam, and then, ayun, so basta sa espresso, marami pa. Hindi ko na siya masabi pa. Ito lang yung kaya kong sabihin. Water, naku, may rabbit hole din yung water. Workshop, rabbit hole din yan. Kasi as in, the more na mas natututo ka, tas, the more na may nalaman ka sa coffee, mas gusto mo pang extend yung knowledge mo. Tapos parang gutom ka sa knowledge. So, ayan, masasabi ko rabbit hole din siya. Ano ba mga rabbit hole na alam ko? Siyempre, ito. Gears, yan. Coffee equipments dito. Yung mga, yan, mga brewer. Kagaya niya, no? Yan, no? Rabbit hole yung mga yan. Yan, no? Orea. Pasok sa rabbit hole. Technique. Ayan, recipe. Oo, oh, ang daming rabbit hole. Kaya, kung marunong ka makontento sa kape, makakatipid ka. Pero kung hindi ka nakukontento sa, ano, sa kape, wala. Saka ito, I think pagpasok mo sa coffee, rabbit hole na rin yung pagbili ng mga coffee beans kasi syempre, sobrang interesting ng coffee kasi hindi ganun kahirap na ma-explore yung coffee, no? Sobrang, ano ng coffee, like, pwede kang makatikim ng tanim sa Ethiopia, di ba? Ang amazing ng coffee. Pwede kang makatikim ng Kenya, di ba? Yun yung very interesting sa coffee. Oh, di ba? Ano kayang lasa ng kape sa gantong bansa, no? Na parang accessible, na madali mong ma-access, di ba? Yun yung sobrang, ano eh, na pag, kunyari, na-curious ka sa lasa ng, anong curious kang lasa? Let's say, Colombia, di ba? Mm. Pwede mo matikman yung mga, ano, Actually, ako, meron akong ganyan. Gusto ko talaga matikman yung Yemen. Oh, Yemen? What's up, bro? Diba? Yun, so, kagaya siya, no? Gusto niya matikman yung Yemen. Ako ano, may interest din ako sa ano sa coffee ng India kasi gusto ko matikman yung mga ano kasi na-explore ko na yung chocolatey, nutty, na-explore ko na yung may acidity and then mga highly processed na coffee, na-explore ko na yung mga ganun maceration, maceration, mga ganyan-ganyan. Carbonic maceration, grape maceration. Tapos yung mga floral. Ang hindi ko pa na-explore is yung mga herbs and spices. Nandun ako ngayon. Kaya bumibili ako ng herbs and spices na coffee ngayon. So
So meron ako meron akong coffee. Ipapatay din natin sa kanya kung ano yung magiging ano niya experience kung okay lang sa kanyang i-review yung kape na binili ko. Dala mo ba? Hindi ko dala . Pwede ko naman ipalalamove sa iyo kung gusto mo para ma-testing mo. Hindi, ako naman dadayo sa iyo. Paano ko makakaday sa bahay? Paano ko makakaday? Saka ano, pag naayos ko na yung setup ko, papadayuhin kita dun. Next question. Ay, sorry. 250 versus 3K, no? Oo. Sino nagpauso ng salitang master sa coffee industry? Yan. Oo nga, no? Sino nga ba? Kapag napasok ka dito sa coffee industry, laging tawag sa'yo, master. Kahit, bakit? No? Bakit? Hindi ko rin maintindihan bakit. Actually, sa akin, sa wedding, sa photography... Anong? Sa photography community and video community, yan din ang tawagan namin. Master din. Ang reasoning behind that, kasi... Yun, nakakakuha, tumatalino na naman ako. Ang reasoning behind that kasi, hindi ka mas magaling sa'yo. Ah, hindi ka mas magaling sa akin. Hindi rin ako mas magaling sa'yo. Lahat tayo pantay magaling. Okay. Lahat tayo, okay, ina-uplift natin yung isa't isa. Okay. Kaya ang tawag ko sa'yo, master, kasi ina-uplift kita. Okay. Yan ang reasoning behind that. So, same lang din yung concept nun sa coffee? Same lang yan sa coffee. Pero hindi natin nasagot yung tanong niya kung sino. Si Pao talaga yung nagpauso nun. Boss, hindi pa ako nagkakape nun. Sino? Pero nagustuhan ko yung sinabi niya dun. Yun pala yun. Ganun pala yung concept niya. Wow. Interesting. Totoo yan. Kasi nga, hindi ako mas magaling sa'yo. I-uplift kita. Ganun yan. Oh, nice. Wow. Ano po favorite local beans ninyo? Ay, magandang tanong yan. Favorite local beans ko is... sa ngayon is Atok ni Ma'am Tere ng Kalsada. Roasted by South City. Sobrang favorite ko siya sa bawat. Ah, meron siya? Meron. Atok. Bibili nga ako. Oo, masarap, boss. Wash process yun. Tapos, ang sarap niya pag kakagising mo pa lang sa umaga kasi hindi siya masyadong malasa. Pero siyempre, ikaw naman eh, kung paano mo ibubrew. Kung paano mo naman ibubrew, yun naman siya eh. So, depende ako, sa... Ang favorite ko ngayon, parang bumabalik ako doon sa Sitio San Roque, SCR95 Naturals, ng Escolta. Popo, mga number talaga. Yun, bakit ba may number? Costa Rica 95. Bakit may number? Wait, Costa Rica... Yun ang variety niya. Costa Rica 95, galing yung variety na yun is dinala sa Pilipinas. Tapos, kwento mo nga sa akin kung paano nangyayari yan. Nako-confuse pa rin ako bakit nagkakaroon tayo ng mga iba't ibang variety tas dito pinapalaki. May idea ka? Siyempre, ang Philippines naman, meron tayo laging urgency na kailangan pasarapin natin yung kape na local. Okay. So, katulad ng Finca, ng FDG. Okay. Hindi naman siya heirloom ng Pilipinas eh. Game over talaga. Po, nakalma ako. Okay, next. Oh my God. Sarap. Okay, so katulad ng Finca de Garces. Okay. Finca variety siya eh. Okay. Galing din siya sa ibang bansa. Yung Finca. Okay. Finca parang ganun din. Okay. Parang Gesha na dinala sa Colombia, dinala sa Panama. Okay, tas doon pinalaki. Doon pinalaki. Ganun lang din sa atin. So, paano mo na siya madidescribe? Anong origin na niya? Origin niya, Sitio San Roque pa din. Kasi doon tinanay. Pangantukan Bukid noon, yun ang origin niya. Pero yung variety niya? Variety niya, CR95. Na galing sa ibang bansa. Costa Rica. So, yung halaman... Galing doon, tapos dito inalagaan. Mm-hmm. So, ang magiging variety niya... okay. So, nice. So, parang panamagesha. Kasi ang gesha, di ba, originally, Ethiopia. Sa Africa. Africa, okay. Galing sa gesha. Mm-hmm. Kaya, nung dinala siya sa Colombia, dinala siya sa Panama... Panamagesha. Nice! Mas madali ko na naintindihan. Ganon siya. Ganon pala. So, kung mapansin mo, merong mga Taiwan SL28 or SL34. Oo. Oh. Yun yung variety niya. Ano may SB19? Hindi ko lang sala...
Sumasayaw. Hindi ko lang alam kung ano yung SL. Okay. Kung San Luis. Hindi ko alam eh. Mm. Pero yung CR nga, tinanong ko kung ano yung CR eh. Costa Rica daw yun. Mm. So yun. Right now, yun yung favorite ko talaga. Sarap talaga nito. Costa Rica. Favorite ko to. Sitio San Roque CR95. So international, favorite ko na chocolatey. Sarap talaga. Napakasarap talaga. Actually, parang mali pa nga yung pagkabro ko eh. May floral bump pa to minsan eh. No, wala. Wala akong na-detect na florality ngayon. Pero nung, okay lang. Nung pinatikim... Oh, pwede rin stale na siya. Mm, wala na, no? Nung pinatikim ko to kay Dino, mm. Baliw siya. Ano yan? Sana all. Ikaw pa yung naka... Alam mo bang paborito ko to? Tapos humihingi ako sa kanya ng dose nito. Tapos ikaw pa yung unang nakatikim. Ang kapal ng mukha mo. Next. Nung natikman niya to, sabi niya, ano yan? Saan galing yan? Oo, ang sarap nito. Solid talaga. Okay, 250 versus 3K, no? For the context, ano yan, yung dripper. May dripper na mumurahin, may dripper na mamahalin, pero yung output nyo is nakadepende pa rin kung sino yung nag-brew. Oo. Kasi kahit gaano kamahal yung brewer, kung hindi mo alam gamitin... Wala din. Parang, pinagkarera mo yung Altis tsaka Ferrari. Boss, yung Ferrari, yung nagda-drive, hindi marunong. Oo, no? O, wala pa rin mangyayari. Kung jeepney driver yan, naku, kaskasan yan. gigit-gitan yan. Imagine, no? Wait. Wala na. Boss Pao, paano gumawa ng coffee pero lasang Milo? Lagyan ng Milo. Tama, di ba? Tama. Tama, next. Parang babae lang pinag-uusapan nyo, ha? Anong lasa ng taga-Columbia or Kenya? Ha, ha, ha. Sino sabi nun? Era Nara. Ikaw talaga, boss. Pasaway ka. Sir Eric Baluya, try Indian Monsoon Malabar. Oy, sige, sige master. Tatry natin yung Indian Malabar. Screenshot. Na. Yan, screenshot. Para hindi natin makalimutan. Nakaka-hyper-acidity po ba kayo? Kakakape? Hyper-acidity? Alam nyo, na-experience ko yan noon nung sa mga instant coffee. Mm-hmm. Pero hindi ko siya na-experience sa specialty. I'll be honest. Ito, real talk. Hindi ko na-experience yan. Ito, real talk. Meron akong IBS. Ano? Irritable bowel syndrome. Check. Kasi sa ang sensitive ng sikmura ako. Meron akong acute gastritis. Mm-hmm. So, hindi ako pwede ng too much acid. Oo. Oh. Pero ang kape ng specialty coffee, kahit buong araw kong inumin, hindi ako inaatake. Oo, ako nga din. Like, that, alam mo, pag uminom ako ng, let's say, kunyari makatatlong beses na akong kung ano ng instant, kunyari, let's say, nangyari sa akin na hindi na available yung pour over sa akin, naubusan ako ng stock, and wala na. So, parang, kasi, kailangan ko mag-refuel eh, kailangan ko ng caffeine. Mm-hmm. Kasi kapag once na-install na yan sa'yo, parang naghahanap ka na ng kape, no? So, hahanap ka ng alternative way. Sarap. Sarap. Nag-instant coffee ako, napasobra. Inatake ako ng ng acid. Oh. Umaangat siya. Like, yung experience. Pero, yes. Sa specialty coffee, wala eh. Saka, meron akong friend. I want to say hi to Jiggy, my friend Jiggy Alejandrino. Sa specialty coffee din siya, pero espresso naman, espresso-based drinks. Uy, meron siyang GERD. Ha? Meron siyang GERD. Pero, ang naiinom niya lang, dati hindi siya nakakainom ng kape, ang naiinom niya lang na kape is yung kape na ginagawa niya. Kasi, diba? Simula nag-start siya mag-specialty. Oh, di ba? Interesting. Yan. Thank you for that question. Uy, si Madam Joy. Naka-tune in din si Madam Joy. Uy, shout out naman sa owner and manager and CEO lahat. All around ng Burnt Manila at ng Nook and Mood. Nook and Mood by yan. Burnt Manila. Let's dyan go. Dyan yan sa Fairview. Rolex Street. Kung gusto bahala mo. Na kayo. Walang bayad to. Bahala na kayo. Hanapin nyo dun. Yun hanggang dun lang, boss. Hanggang dun lang. Si Dino kasi, kalaban yun eh. Oo nga, kalaban pala yun si Dino. Hanggang doon lang, Rolex Street, hanapin nyo doon. Oo, tama. Maraming coffee shop doon, Nook and Mood. Ayan, Rolex Street. Akala ko si John Tumulak sa sobrang daming student, di na niya nakilala lahat, kaya master. Ang alam ko, SL is sick leave. May ibang meaning pala sa kape yun. Uy, oo nga, Master Indian. SL means Scott Labs. Ah, oo nga, kasi ang SL varieties,
experimental varieties yun eh. Okay. Nino. Ang SL28 as SL34, experimental varieties yun eh. So, ibig sabihin, galing siya sa Scott Labs. Sir Eric Baluya, salamat sa maraming salamat, resources master. Lagi. Napaka... Alam mo si Sir Eric Baluya, marami yung ano din, maraming insights siya lagi na very educational. Magaling, magaling to si Sir maraming Eric. Maraming salamat, sir. Connect thank you, sir. Naman sa akin. Follow mo naman Scott ako. Tulungan mo naman ako. Raymond Dewey. Uy, yung dalawa kong favorite creators. Hindi mo masabi, sir, kung sino yung totoong favorite kasi magkasama kami, no? Sige, boss, ha? Lakas mo mamuto dyan, ha? Ikaw talaga, ha? New branch po ba yung Nook and Mood or rebrand ng Burnt? Yung Nook and Mood po is bagong business ni Madam Joy. Wala akong idea, boss, eh. Oo. Bago siya na coffee, bago siyang concept coffee shop. Oh, yeah, tama. Made siya after ng Burnt. So, actually, the whole name of that coffee shop is Nook and Mood by Burnt Manila. Hindi siya bagong branch or hindi rin siya rebrand kasi ang Burnt Manila is still Burnt Manila and all the branches are still there. Mm-hmm. Yung Nook and Mood is a completely different concept ni Madam Joy. Yan. Wala kasi utak yan si Dino na ano eh, nung mag-rebrand ng ano, matino. Kaya ang ginamit na utak, yung kay Joy na. Nook and Mood, di ba? Mas aesthetic, di ba? Arabica have less acidity and caffeine compared sa Robusta. Kaya less ang chance for an IBS attack. No. Sino ba yung palaging galit sa stale coffee lovers kapag nagtuturo? Sino ba yun? Hindi ko alam, boss. May content creator ba na galit sa stale coffee? Kasi ako nga yung advocate ng stale coffee. Ito, 7 months. Sobrang sarap pa rin. Oh, so dalawa sila doon. Isa sa may Macau at isa sa may gym. Sir Chris, ha? Fan ka yata ng Nook and Mood, eh. Tsaka ng Burnt, eh. Mas alam mo pa kung nasan yung Nook and Mood tsaka Burnt, eh. Let's go. Boss, hindi namin alam kung sino yung galit. Bawal magalit dito. Oh, ano lang tayo. Share lang ng knowledge. Hindi ako rin. Hindi, ano ka ba? Nagbabasa-basa ka ba doon? Hindi ako nagbabasa. Hindi. Meron bang galit? Actually, ako nga yung advocate talaga ng stale kasi. Huwag mong sayangin kung may coffee bean kayo dyan. Huwag mong gagawin pataba sa lupa. Oo, no? Kasi pwede, marami ka bang pwedeng use eh. Pwede mo pang siyang i-cold brew, pwede mong i-ano. I mean, coffee, actually, masaya siya pag inik. Ang cold brew, para sa akin, yun na yung worst na pwedeng mangyari sa kape. Bakit? Hindi, I mean, gusto kong malaman, hindi yung intentional ah. Hindi intentional. Kasi parang siya na yung ano, parang siya na yung last resort mo. Pag sobrang wala na talaga eh, lasang kahoy na. Cold brew mo na lang. So parang yun yung pinaka nakakalungkot for me. Siguro, okay, bigyan lang kita ng idea sa mga ano. Kasi may mga businesses na nagko-cold brew talaga. Kasi ma-misinterpret ka nila sa sinasabi nga, baka mo. Ma-misinterpret tayo. Hindi yung intentional na cold brew ah. Okay, kasi yung coffee na ginagamit ng mga small businesses na nag-i-start pa lang, usually yung mga nasa dark roast na mga coffee, talagang inano nila. Kasi wala pa sila ganong mga equipment. Siguro kasi baka yung sa'yo is meron kang mga high quality na coffee beans na ngayon kasi yun yung status mo. So parang... Grabe naman. Hindi, nakaka-explore ka na ng mga mas high-end na ano. Kaya parang, let's say, kunyari, naiintindihan ko yun. Ito, Stamp Town. Tapos, 7 months. Tapos, i-cold brew. Masakit to. Nakakalungkot. Pero sa mga small businesses dyan na nag-i-start pa lang ng business, syempre, iba yung context nun. Kasi it's for business purposes na dun siya ginagamit. Yes. Yung mga wala pang equipment na nag-i-start, na hindi kinamin kayo din discourage na huwag nyo i-cold brew. Malinaw tayo. Ayan. Ha? Para lang clear, iba yung context. Oh, yeah. Magkaiba yung kasi context. Sa mga home brewers na nagkakaroon ng maraming stash ng kape, tapos napapabayaan. Oo. May isang way para ma-preserving. Yung vacuum freezing. Oo, pero lagay sa ref. Oo, topic na ulit sa ibang araw yun. Usually, yung mga home brewers... Susundan pa to, ha? Oo naman, siyempre. Ba naman yun? Ayoko na.
No, alam mo, uubusan na ako eh, boss. Dapat, ano eh, next time, i-limit na natin to. Hanggang ano na lang tayo dito, 30 minutes. Parang di naman, maubos na eh. Dami ko nang nasabi. Ayun, so usually yung mga homebrewers, yan na yung parang pinaka end of life ng mga stale coffee. Mm-hmm. Eh. Yan na yung pagka sobrang luma na talaga ng kape, na kapag binro mo, wala na talagang lasa, lasang kahoy na lang. Minsan yun na yung best way para magamit mo pa siya. Iko-cold brew mo siya. Oh. Okay, alam mo, dahil sinasabi mo yung kahoy na yan, parang nagkakaroon ako ng parang interest lang, curiosity, kung ano pa yung pwede mo maging use pagkatapos mo dun sa coffee. Mm-hmm. Like, pwede mo ba siyang gawing panggatong? Like, ipunin mo, no? Lahat actually, meron ako nakita. Ginagawa nilang charcoal. O, di ba? Ang dami talagang pwedeng gawin sa kape, no? Pwede mo siya pang scrub, pwede mo pang ano, no? Look, rabbit hole talaga tong kape na to. Well, next, and up. What kind of dark roast ang natik... Uy, wait lang. Meron pa palang sinabi si Dino Balidoy. Ayos! Okay na, may free marketing. Salamat. Alis na ako. What kind of dark roast yung natikman nyo na specialty pero masarap? Marami Great. Yan. Sige nga, magbigay ka kasi wala pa ako. Parami, wala pa. Matagal na ako sa coffee pero wala pa akong dark roast na natikman na specialty. Wala pa. Meron ka? Usually, medium. Di, meron. Medium dark. Ay, wait! Meron. Okay. Ito kasi, mga espresso roast. Ito pwede. Ito, o nga pala. Meron, ito, meron. Espresso roast. Sorry. Pang espresso pala to. Sorry. Meron. Ito, Stumptown. Yan, Stumptown. Ito yung, ano ko, espresso roast na pinakamasarap na natikman. Plus, meron pa, naalala mo yung pangalan. Actually, ito, kabibili lang nito ni Ana eh. Hindi Stumptown yun eh. Ano ba yun? Onyx! Ay, grabe, ang sarap nun, boss! Ito, actually ito, kabibili lang to ni Ana. Galing sa Bandung, Indonesia. Herd Coffee. Boss, napakasarap. Espresso profile. Nalasahan ko rin yun sa Onyx. Ang sarap nun, boss. Kahit pour over, ang sarap. Natikman ko siya kay Bean Beans Manila. Oo nga, si Robin nagpapadala ng Onyx. Oo, meron siya. Order tayo next time. Ang sarap nun. Ayan, ito. Apricot, cheesecake, and green grape. Grabe naman yan. Hanip. Pag nalasahan natin to, wala yung apricot. Actually, hindi ko pa na-achieve yung cheesecake. Pero yung apricot tsaka yung green grape, Diyos ko po. Ang sarap. Napakasarap. Yung apricot para siyang ano, ang... Hindi ko alam yung apricot. Parang matamis na maasim at the same time. Manggulo ah. Para siyang candied na orange pulp. Mm-hmm. Alam mo yan? Parang okay. Parang ganun ang notes niya. So parang siyang parang siyang pumuputok. Alam mo yung sunny na candy, yung orange na bilog-bilog sa bus. Parang ganun. Okay, tapos yung pala yung apricot. Green grape, Diyos ko po. This espresso to. Espresso yan. Pero binro namin ng pour-over. Ayun, so ito yung mga, ito yung mga specialty ng espresso. Amoy na amoy nga yun. So ano, no, parang baka naku-confuse kayo, no? Iba yung term ng specialty. Kasi yung mga specialty is yun yung may mga matataas ng grade ng coffee. Like yung grade siya ng buong cycle ng isang, from farmer to, tas pinaprocess nila yan, tas ginigrade na ng mga license na SEA, na grader. And then mapupunta yan sa roaster, yung mga talagang mga roaster na yung mga roasters, and then mapupunta yan sa consumer, sa barista. Then isa-serve sa inyo yan, and then tayo. Ayan ang specialty. Yung napakahaba ng chain. Oh, napakahaba ng chain, napakahaba ng pinagdadaanan. It doesn't mean na pour over specialty na, hindi. Yung grade ng coffee. Yun yung pagkakaintindi ko, ha? Correct me na lang po. Tama po. Tama naman, no? Tama so, po. Kung mali man ako sa nabanggit ko dyan, reach out lang kayo sa akin. Willing ako i-address at i-correct natin lahat ng as an influencer na hindi ko naman tinatanggap na ngayon, no? Kasi nag-start lang ako as trip-trip lang, no? Pero syempre, responsibility ko na mag-spread ng information na tama. Mm-hmm. O ayoko naman lang, magkalat ako ng misinformation, di ba? Aaron Gahiton, One Coffee Studio Coffee Review naman. Saan ba yung One Coffee Studio? So, province din si Master eh, One Coffee Studio. I think roaster din to, shout out sa iyo Master sa One Coffee Studio.
Sige boss, padala mo lang dito. Master, what are your thoughts regarding medium dark? What approach brewing method ninyo? Pareho lang. Pareho lang sa medium dark. Alin? Ito nga yung binuro natin ngayon, medium dark eh. Ano daw yung approach sa medium dark roast? Medium dark roast? Pareho lang, sir. Oh, kasi nga, again, pag pinasok mo yung competitive brewing, sa Google, pag sinerch mo, how to brew medium dark roast, meron dyan mga limiting factors. Sasabihin na naman nila, 90 to 96 ka lang, or medium grind size, ganun lang. Pero pag pinasok mo yung competitive brewing, kahit anong temperature gamitin mo dyan, lahat yun. 88, 89, hanggang gusto mo, 3. Hindi mo pwede. Tulad ngayon, lumalamig na yun. Tulad ngayon, nag-brew kami ng medium dark yung Kenya. In aeropress namin, naka-course ako. Tapos, naka-low temp. Oh, pero alam mo, 84. Pero alam mo yung lasa? Lasang pour over. Pero talo yun kapag ginamit mo yun. Aeropress gamit mo, tapos pang pour over yung lasa ng iyo. Mga master, ask ko sa inyo, ano pipiliin nyo? Mocha pot or cold brew? Ay, magkaiba siya eh. Magkaiba eh. Kasi, apples and oranges to. Magkaiba talaga. Pero kung ako, magko-cold brew na lang siguro ako kasi ayaw akong mapaso ng mocha pot, boss. Ako din, cold brew. Kasi na-experience ko na yun, yung mocha pot, tumagos sa basahan yung ano, yung init. Ay, Diyos ko po. Tapos napakahigpit pa, no? Oo! Pag ganun mo. Oo, higpit pa. Hindi tapos ko... yung, kuya, matagal pa ba yan? hindi ko trip yung experience ng mocha pot, pero... nahihirapan kasi ako. Siyempre, kapag ikaw, sanay ka na mag-brew sa coffee sa mocha pot, ayun, kaya ang dahilan is, dumiretso na ako sa espresso kasi ayoko nang mapaso ng ano, bumili na ako agad ng machine. Hirap kasi pigilan bumili, especially kapag may promo. Ang tagal ng padala ng One Coffee Studio. Naku! Niwala ka pa ngang order, boss. Doon sila nagchismisan. Okay. Topic nyo next time ang water to use. Yes, sir, Eric. Magandang topic yan. Sige. Medyo malalim din yan, pero huwag mo na ngayon. Ito yung medyo, hindi ko maano yung ano eh. Very little lang yung kaya kong ma-explain sa ano eh. Sa ano. Pero sige, next time. Kasi, advertise na lang natin, no? Antayin nyo, no, yung content na to. Kasi papasok muna kami para ng ano ng may workshop kasi to si ano eh, si Master ng pangalan nito si Kurt. Oo. Hindi ka pa ba nag hindi nagdala ka ba? Hindi rin ako tumuloy noon. Sabay na kaya tayo. Pwede, kailan ba? Pagdating ni ano ni Kurt, inaayos pa yung pagkatapos ng ACBL. Tapos pagbalik nila dyan, i-arrange daw nila yung ano yung... Actually, marami din nagtatanong sa channel ko sa YouTube, bakit hindi ako masyadong nagdi-discuss ng water chemistry? Sobrang complicated kasi talaga yun, you know? Even though meron kaming basic understanding, ayokong mag-discuss kasi feeling ko wala pa akong qualification. Same. Natatakot akong magsabi, baka mali yung sabihin ko. Oh, same. So, we are trying to be responsible content creators na yung information na i-disseminate namin is very true, very credible. Oo. Kaya kung sakaling may mali man kaming nasabi dun sa mga pwede naman namin i-correct if ever na dumating yung panahon na parang magkamali ka sa sinabi mong ganito, ito yung napapakalat mong information, pwede natin i-correct yan. Yeah. So, PM nyo lang kami. Yan. Raymond Dewey, I really suggest you guys about Nilo's Coffee Roastery. Galing na roaster. I have a Brazil on hand, pero hindi super chocolatey. Lasang pineapple with good acidity. Boss, baka Master Neil yan. Nako. Yes. Yung watermelon ng about Nilo's. Grabe. Good friend namin po yan, si Sir Neil. Maria. Grabe. Sobrang sarap. Nung natikman ko yun, gumanon ako. Parang pahinga na talaga. Ang sarap. Sobrang distinct ng watermelon. Ang grabe. Nakaka-relax. Madaming nagtatayo ng specialty coffee shop na hindi naman specialty. Okay, no? So, ang approach ko dyan, no? Sa ganyang klase ng
siguro wag na natin silang ano, like parang tira-tirahin or ganyan, mm. kung ano sasabihin sa kanya, no? Kung meron kang idea or alam mo kung paano i-correct, gumawa na lang tayo ng paraan para makapag-spread tayo ng information para ano, no? Kasi syempre kung makakausap mo naman niya in person, no? Kunyari, ma-approach mo naman siya ng maganda, ano, I think tatanggapin naman niya yan, eh, na magde-develop naman, eh, no? Yung character niya na parang, ay, okay, ganito pala, okay, ganito pala, nagagawin, ito pala yung specialty coffee, ganyan. Pero kung hindi talaga, hello po. Yan, po. Kung hindi talaga, no, so, wala na, no, as influencer, wow, influencer na pala ako, no. Tatanggaan ko na lang, mag-spread na lang ako ng information sa internet na yun yung ano. Tulungan mo nga ako. Hindi siya lumalabas sa Facebook? Hindi. Facebook ba? Akala ko Facebook. YouTube. Hindi, kasama ko si Pao. Hindi ako pwede mag-YouTube. Facebook ang viewers ko, eh. Okay, hi viewers! Kaya pala, lumabas ka naghahanap ka sa YouTube, diba? Okay, sorry. Bye-bye. Ay, saan kayo? Hello po. Ba't bye-bye? Kaya. Ah, okay. Sabay ka na, Bel. Kasi baka gutom ka na, eh. Sabay ka na, Bel. Sabay ka na. Sabay ka na. Sige na, sumabay ka na. Kilala ko yan. Oo, na-meet ko na siya dati pa. Char. So, you know, ganun kasi yung nagiging approach ko talaga, eh. Dapat, ano na lang, wag, iwasan nyo na yung crab mentality. Oo, no. Educate na lang kaysa... Sabihin niyo, "De, mali ka, mali oo, ka." Oo, 'di ba? Educate na lang kaysa pangit, eh. Makipagtalo ka pa, eh. Makipagtalo ka pa kung ano yung mga ideas nila, eh, no? Mas magandang i-approach na lang natin siya na parang mag-spread na lang tayo ng information na alam nating tama. I-ano na lang natin, i-share na lang natin yung positivity. Ito, may maganda ulit. Chris Jimpy, sa mahal na coffee, ano po ang best sulit buy para sa inyo? Tapos sa below 500 or 600 pesos na 250 grams naman po. Ano? Ah, ako, isa lang sagot ko dyan, eh. So, mahal na coffee, ano ang best sulit buy para sa inyo? Tapos, below 500, 600 pesos, 200 grams. Ano yun, yung coffee? Ah, coffee to. Ikaw, sige. Ako, ang below 500 ko, South City kaagad, eh. Okay. Meron sa akin bago, ano? I called it patch note, no? Bagong patch note sa akin, bagong update. Maraming salamat, Master Edgar. Sobrang sarap ng coffee nyo. Sir Edgar din. Sarap ng coffee. Okay. Sobrang, ano, may mga local coffee si Sir Edgar. Follow nyo yung, wait, ano ang page nila? Red Soil? The Red Soil, yeah. Follow nyo yung The Red Soil. And then, pwede nyo rin siyang i-PM si Master Edgar. Si Master Edgar ng ano sa kanyang Facebook page, tapos magre-replyin sa inyo. Sobrang masiyahing tao ni Master Edgar. No, isipin niyo, no, Philippine number ano na siya? Number one roaster ng 2024. Number one roaster ng 2024. Imagine, guys. Sa Philippines, ha? Sa Philippines, baka kalain yung global. Tapos siya yung nag-reach out sa akin, tapos bibigyan niya daw ako ng kape. Ganun siya kabait, no? Yeah. Kung i-approach mo siya, hindi yun ganun ka ano na tao, like talagang may entertain ka, ganyan. Uy, may bago ulit tayong magandang tanong. Pag single origin, masasabi niyo po ba agad na specialty coffee? Hindi. Hindi. Depende yan sa grade. Okay. Kapag na-gradean siya. Kapag sinabi kasing single origin, meaning wala siyang blend. Oh, yeah. So, limbawa, yung coffee mo galing Cubao. Cubao origin, yan. Yeah, Cubao origin, di ba? Tapos, hinaluan mo ng kamyas. O ng kamuning. Hinaluan mo ng kamuning. Ah, naliligaw na ako, ah. Blended na yun. O, ba, Makati. Quezon City origin. Yun. Tsaka Makati origin. Magkaiba. Dalawang single origin yan. Ngayon, pag pinagsama mo siya, blended na yun. Ayun. Okay, ngayon, pag sinabing specialty coffee, yun yung mga graded coffees. So, pwedeng yung Quezon City coffee, hindi naman siya... Wala siyang cup score. Hindi siya pumasok. Or like, hindi umabot ng 80 plus. Hindi siya magiging specialty. Okay. Yung pwede rin masarap siya, pero hindi siya nagpapa-evaluate. Pwedeng chinek siya ng SCA, di ba? Pero, sabi ng SCA, masarap yung coffee mo. Pero, hindi siya nag-apply para mag-gradean yung coffee niya. Hindi pa rin siya makakonsider na specialty. Grabe yung proseso. Posible yun. Pahirapan, ah. Ngayon, kapag naman ginradan ka,
tapos hindi ka umabot sa grade. 70 ka lang. Or 60. Ba't kawawa yung sinabi ko? Hindi ka pa rin magiging specialty. Kasi kapag sinabing specialty, meron kang certain grade or certain score na tinatry ma-achieve. Kaya meron mga copy, may mga competition sa ano sa yung mga iba-iba. Mga, so may regionals, may national. Oo, no, na yung mga copy nila doon, no, yung mga may number one na PCQC, mga ganyan. Yun yung makikita nyo halimbawa, usually nakikita nyo siya ano, TOH or Taste of Harvest. Usually ang Taste of Harvest, yan ang pangalan ng event sa Africa. Meron din Cup of Excellence. Oo, yan. Ay, naku, graded yung mga 90 yan, plus. Yung mga COE na coffee. So, dito sa atin, ang pangalan niyan is PCQC, Philippine Coffee Quality Competition. Alam mo, nakatry ako ng 90 plus na coffee. Yun pa yung part na parang, syempre, wala pa akong, yung wala pa akong idea na, ano pa lang, specialty pa lang din yung natitikman ko, meron pa palang 90 plus. Yes. Nung natikman ko yung 90 plus, ay naku, sobrang na mind blown ako. Talagang, wow, kapito. Ganun yung tanong ko sa utak ko. Saka ano yan, kapag ka mataas ang score ng coffee, talagang nilalagay nila yan. Imagine. O ako ng example. Imagine yung nalasahan ko. No? So, balikan natin yung sensorial experience na meron ako. Naglasang ano siya sa akin. I mean, kaya hindi na dynamite, na may chocolate sa loob. Ganun yung lasa. Grabe. Pero, minty. Oo, tas may lasang chocolate siya sa loob pagka-inom ko. Grabe, ganun yung lasa niya. Sobrang distinct. As in yung tamis niya, parang talagang asukal na. Grabe, no? Oo, natatikman ko yan sa ano, so mahiwaga. Maraming salamat, Dandy. 90 pesos lang yung specialty coffee. Siyempre, may video daw eh. No? Thank you so much, Dandy. So, to answer the question, madaming single origin na hindi specialty. Pero walang specialty na blended. Mali. Possible na meron. Possible na meron kung pinag-combine. Yung parehong mataas na grade. Oh, diba? Ayan. So, balik tayo dun sa mataas na score. So, pag nakakita kayo ng katulad nito, yan. Pag nakakita ka niyan, masakit sa bulsa yan. Totoo yan. Ayan, so nakikita nyo ito, nakalagay talaga, nakasulat, 90. Oh, yan, 90. Yan, 90 plus. 90 plus. Yan. Okay. Ito pa, isang example. Oh, ako na dito. Yan, Chiroso, 89 plus. So, yan yung usually nilalagay talaga nila yan. Ito pa, meron pa, yan. Yan, 90 plus. Yan. So, ito yung mga coffee na talagang sobrang sarap. Baka gusto ninyo ma-experience no, one of these days, no? Magpa-cupping session tayo din. Dami nitong kape, no? Patikimin natin yung 90 plus. Okay lang ba sa'yo? Oo naman. O, diba? So, yun. Talagang kapag ka mataas yung score, kasi talagang pinaghirapan nila yun mula sa seedling. As in, mula baby yung coffee. Pinalagaan na nila. Nilagaan na yan. Tapos, hanggang everyday yan, pinapump. Pinapump yan na ini-irrigate, tapos nilalagyan ng tawag dito na parang mini-mist. Mini-mist nila yan. Talagang aalagaan hanggang processing, picking. Imagine hindi ano yung magbubunot ng halaman, ganun o. Hindi ganun, ganyan o, ganito, ganyan, ka-gentle, ganyan. Daan-daan. Walang strip picking na nagagalap. Talagang pinipick yun. Even yung hue ng pagka-red niya, kapag pulang-pula, hindi pa nila pinipick yun. Kailangan actually, dark cherry. Right? Parang, alam mo, si Pepe Hio, napanood ko kasi siya sa YouTube nung kung paano, parang meron din siyang kinakausap niya pa nga yung kape. Parang ganun. Kinakausap niya yung kape. Narinig ko yan, kinakausap niya yung mga halaman niya. Every morning daw yun. Diba? Ganun. Isipin nyo, ganun nila inalagaan, ganun nila, mas ma-appreciate mo talaga kasi iniingatan din na, isipin mo, kapag kausap mo yung halaman, di ba? Ganun nila na-appreciate. So, sobrang pinaghirapan nila para ma-achieve yung mga score na yan. Kaya talagang ilalagay ko yan dun sa packaging, lalagyan ko ng score. Ayun. So, pero yung mga nag-grade niyan is yung may mga license na, na Q-graders. Yes. Meron tayong tinatawag na International Accreditation Organizations. Ang isa dun is yung CQI, tsaka yung SCA. Oh, magkaiba yung SCQ. Magkaiba yan. Mm. Magkaiba sila ng School of Thought, pero they're doing different things for the same goal, is to elevate the level of coffee globally.
Yun. So, usually, maririnig niyo, mas maririnig niyo yung SCA kasi si CQI mas academia ata siya eh. Mas nagpo-focus siya sa mga professionals. As where si SCA, si SCA mas nagpo-focus siya sa mga consumers, ganyan. Consumer-related. So, usually, mga graders ng coffee para sa improvement ng level ng coffee. For example, meron tayong kanyang kaibigan. May specific na region na gusto mong i-develop yung ano. So, merong SCA na naka-assign doon? Parang ganon? Yes, parang ganon. So, maraming... Ang tawag doon yung mga graders is yung Q-graders. Pero masyado na tayong lumalalim yata. Ay, wait lang. Baka maantok kayo dyan, no? Next question. Yun na, nasagot naman na yung tanong, no? Kasi ang tanda ko ay si Sir Daryl is Wimowe at Chiroso. Yeah. Wimowe yung favorite ko kay ano? Kay H. Proper. Oh. Yes, sir. Napakasarap niyan, Wimowe. Wimowe. Alam mo yun? Oo. Hindi lang ako nakareact. Pero natatawin ako. Next. Sa totoong buhay, coffee snob po yan si Sir Pau. Oy, grabe. Grabe talaga to si Sir Dino. Huwag niyong pansinin yan. Ano yan? Yan talaga yung bilin. Bilin ng coffee yan. Pagdating sa channel ko, boss. Mga sir, anong magandang coffee na mapapasagot mo yung nililigawan mo? Naku! Wait. I will suggest, start with chocolatey. Mm-hmm. Parang nagbibigay ka ng chocolate, nagbibigay ka ng ano, di ba? Tapos patikimin mo ng floral bigla. Ay, yun. Hindi. Huwag mong papatikimin ng mga fruity kasi medyo sabihin yun, ay, ang asim. Oo, no? Hindi, huwag mo rin patikimin ng florals kasi hindi. Depende. Unless kaya mo i-brew. Oo. Pag nakapalabas mo yung floral, congratulations. Slow clap ka dyan, sir. Uh-huh. Slow clap. Study every every focus, specialty coffee in different flavors and important study recipe every day po, master. Ano na? Hindi ko naintindihan. Study every... okay. Okay. Boss so, Paulina. Wait. Taka lang. Try, subukan natin intindihin yung sinabi ni Jason. Study every focus. Hindi. Okay. Ano kasi siya? Si Jason is... Si Jason Rockin pala to. Mm-hmm. Okay. Study every specialty every coffee. Mm-hmm. In different flavors and important na matutunan yung recipe to study recipe every day. Okay. Nagets ko na. Ibig niya sabihin aralin niyo yung coffee ng specialty coffee in different aspects kasi meron tayong sweet na specialty coffee, meron tayong mga as a bright coffees, yeah, yung mga fruity. Mm-hmm. Meron tayong mga florals. Herbs, spices. Herbs and spices. Meron ding, ano yung isa pa? Maumami. Yeah, maumami. Yeah. Yan, so... Mga ganung klase ng... Ang ibig sabihin ni Jason, i-explore mo yung lahat. Tapos practicein mo everyday para mag-improve ka. Uy, congratulations nga pala, Master. Congratulations ulit kay Jason. Ang ganda ng performance niyan kanina. Ang galing. Coffee na mga boss. Ang inspiring ng content nyo, mga idols. Wow, salamat naman, Sir Joel ng Agimat. Yan. Maraming salamat, Master Joel. Archers ba yan? Yes, Sir Louis. Archers po yung example namin kanina na may 90+. 90+ ba yan sa score ng greens or as roasted na? Interesting. Di ko alam yun ah. Ayun na naman, panibagong knowledge na naman. Roasted na kasi cup score siya eh. Okay. Hindi mo naman makakup yung green eh. Oh, sabagay, no? Lasang gulay yun. Lasang gulay yun. Tama. Okay, Boss Daryl, just for fun. Pero anong timpla mo para sa mga call center agents para hindi ma-irate the whole shift? Baka ma-irate ha? Ang hirap sagutin ito ah. Magpapa-good mood? Good mood. Chocolatey talaga eh. Kasi, alam mo, chocolatey, comforting eh. Para ma-comfort parang naman, agree diba? Ako dyan, oo. Oh. No, chocolatey ng mga ano. Tapos, ano pa? Ang pinakamaganda nito, yung mga call center na irate the whole shift, mag-aral kayong mag-pour over. Pero, alam mo yung, ano, may nabibig... Para therapeutic. Pag naiinis na kayo, irate na kayo, tayo kayo. Break. 5-minute break. Five minutes tapos break. Bro kayo. Oh, tapos sasabihin ng TL mo, no? Saan galing?
Nag-bro. Mabubwisit na ako eh. Kanina yung nakakainis ka na eh. Actually, di ba yung mga ibang mga call center na mga ano, may na sila, meron silang, ano, may bar, pero espresso. Ah, totoo? Oo, kasi yung kaibigan ko, nakwento niya sa akin yan. Sabi niya, boss, meron doon yung machine sa work. Turuan mo nga ako kung paano daw mag-pull ng shot. So sa shop tinuruan ko siya. Mm. Kasi sabi niya magkaiba pala, no? Ano, tag nito, tinuruan ko siya kung paano paano mag-pull ng shot doon sa ano. Tapos natuto siya. Yun, problemado. Kasi hinahanap na siya ng mga ano doon eh, mga katrabaho niya eh. Pull mo naman ako matagal, ng shot eh. Matagal po kasi mag-calibrate din. Tapos, hindi na. Ah, tapos na siya mag-calibrate. O tinuruan ko siya pero... Pinagpo-pull na lang siya. Oo, sabi ko, kahit wala ng parameters, makapag-pull lang. Kasi syempre lalagyan din naman ng ano eh, ng mga gatas-gatas, di ba? So hindi naman enthusiastic way. Like ako kung tuturuan kita, enthusiastic way, makikinig ka pa ba? Like parang ano pa? Hindi, tinuruan ko lang siya nung basic. Ganito, pipindutin mo to, pindutin mo yan, tapos ganyan, tapos pag nag-grind, ganyan, pag ganito yung lumabas. Tinuruan ko lang siya nung maliit na example ng kung paano. Tapos ayun, naging ano siya doon. What to expect. Naging coffee god. Naging barista siya doon bigla. Oh, timplo mo naman ng coffee, ganun. Magkaiba po ba ang geisha sa geisha? Actually, sinearch ko siya ngayon lang sa Google. Mm-hmm. Ginugol ko siya. Pareho lang siya, nagkaiba lang na spelling. Hindi ko alam bakit may discrepancy dun sa spelling. Hindi ko rin alam eh. Oh, ito. Geisha versus geisha. Baka... Ano, geisha or geisha coffees from Ethiopia use the geisha spelling while those from elsewhere use geisha. Based on how... So, ang original is geisha from Africa. Walang I. Mm. Ngayon, nung napunta na yata sa Panama tsaka ng Colombia, nagkaroon ng I. So, oh, okay. Just to be clear, yung walang I, yun yung Africa. Yun yung original. Nice. Okay. Ang galing. Oh. Panibagong learnings na naman. Ah. Highly anticipating a coffee cupping held by you guys. Yes, kasi nga, as I've said, marami tayong coffee ngayon. So, nag-a-arrange pa ako ng session ng cupping. Baka i-cupping natin yung mga coffees natin na stash ngayon. Uy, wait. Magpapa-cupping ka? Seryoso ba yan? Kailangan lang natin ng venue, no? Saan kaya, dito. No? Dito. Dito. Mm. Mag-i-invite ka dito sa bahay nyo. Mm. Dito magiging venue ng cupping session. Mm. Wow! So, may experience natin din mo 90 plus, no? Sarap! Pag naka-experience kayo, no? Maka-experience nyo rin, iba yung lasa sa spoon. Ay, iba yung lasa sa cup. Sa cup. Iba-iba. Ayun ako, rabbit hole na naman. So, saka ceramic. Oo, saka bakal. Oo, magkakaiba yung experience. Like, yun. So, ayun. Follow-up sa single origin. May nabili po kasi si GF from Starbucks Reserve na beans na from Zambia. Mm. Pero walang profile, pero notes meron po. Would you consider it as specialty coffee without the profile as packaging? As a packaging? Again, sir, kapag sinabi nating specialty, graded coffees yan. So, kapag hindi siya... And at the same time, kapag may grade siya, kung napansin nyo, even yung Chiroso, nilagay nila kahit 89 lang, no? Kasi basta magkaroon ng grade, sinasabi nila yun, very proud. So, ilalagay nila yan sa packaging or ilalagay nila somewhere. So, kung wala siya nakalagay sa packaging, ibig sabihin hindi siya graded. Yan. Ganun lang siya. Do you think na Robusta would soon reach the same level as Arabica sa future? Boss! Especially ngayon, tumataas ang presyo ng Arabica. Boss Jewel, may papatikim kami sa'yo. Tapos, yun ang makakasagot. yun ang sasagot sa tanong mo. Well, ano naman, gugulatin. Uy, biglang umulan. Gugulatin ka na lang namin, boss, sa magiging sagot. Next. Pero preview, galing kay ano to? Sasabihin ba natin? Wag. I-reveal natin. Wag muna. Sige. Gugulatin ka namin, boss. Kung anong lasa. Na-experience ko ngayon, grabe. Sobrang mind-blowing, promise. Pero ang gusto mong malaman kung anong direction ng Robusta, yun ang sasagot sa'yo. Kailan ulit magkakaroon ng brew party? I want to join if meron. Usually kasi yung brew parties ginagawa namin kapag merong upcoming competition. So,
right now busy pa lahat sa ano eh ACBL so baka wala pa. Oh, ay wait, try na, siguro hanggang ano na lang tayo no. 3 minutes pa maubusan na tayo ng topic. Siguro I mean hindi naman sa sumusuko so, no. Sobrang haba na natin. Sobrang so... haba na natin eh. Hindi kasi kayo umaalis no, hindi kayo di nawawala no, kaya tuloy-tuloy no. Pero sige, okay, magkalala guys. Babalik ako dito para more on Coffee Talks with Daryl, no? Pero hindi pa naman natin i-end on live. Siguro mga 3:15 mag-end na tayo ng live. 3:15, yan, yan. Yan, so sumuko na ako, boss, no? Ang dami ng tanong, natutula. Kasi, boss, nakikita ko na yung sarili ko, eh. Parang natutulala na ako sa mga tanong, ha? Nagzo-zoom in na. From what roastery po ba ang may best robusta and not wood taste? Okay. Ayan, ayan, ayun na, eto na ang chance na. Para ano. So, gusto nating i-clear. Actually ang nagsabi sa akin ito is a very renowned roaster dito sa Philippines. Mm-hmm. Kapag ang robusta ay may wood or earthy notes, yes. That means low quality siya. Yung beans. Kahit gaano kagaling yung roaster at kahit gaano kagaling yung magbubrew, hindi mawawala yung woody and earthy notes niya. Kapag low quality ang robusta. Mm-hmm. Ngayon, kapag high quality, ang tawag natin doon is fine robusta. Yan. Ang totoong fine robusta, natatanggal or nami-minimize yung earthy and woody notes. Mm-hmm. Like na-experience ko ngayon, sobrang mind-blowing. Parang yung experience ko ngayon with... Meron pa. Parang experience ko nun with... Ito, meron pa. Ito, meron pa natira. Actually, kanina pa namin to binru, pero titikman namin ngayon kung ganun pa rin siya. Experience with, sa ubuan nung dating PCQC na natry ko with Sinard Coffee Roaster. Oh my God. Diba? Grabe. Ang sarap. May umami na siya. Tingnan natin to. So, may umami na, kakaiba. Pahinga talaga to. Sobrang sarap. Meron na siyang umami ngayon, kakaiba. Umami aftertaste. Grabe, sobrang sarap. Ayun, nakuha ko na yung bubble gum. Diba? Kulay blue na bubble gum. Diba? May kulay. Oh, di ba? Ang galing niyo. Ang sarap, grabe. Anong may transition siya eh. Like kanina, pink yung nakukuha ko na parang bubble gum eh. Yung robusta. Ano ba yun? Stamp down, yeah. Yung binili mo. Alin nga doon? Ha? Ngayon? Yan yung robusta galing dyan, son. Oh! Nasa yung bubble gum na blue? Ito yun. Asang kape. Ayun, I think we're gonna have to end the live here kasi 3 hours na tayo nagla-live, no? Ooh. Gagawa pa kami ng iba pang episodes ni Pao. Babalik ako dito. Yan. Magkakaroon pa tayo ng future collabs. Meron na nga akong idea kanina. Babiyahe kami ng malayo. Pero, yan. Parang for now. Ayan na. Lumalabas na yung masasarap na robusta. Tyrooming roaster plus Basco beans. Ayan na yun. Let's go. Ayan. Actually, yan talaga yung... Yan yung binru namin ngayon. Pero, sobrang sarap. Grabe. Promise. Yan. Again, nagpapasalamat kami sa lahat ng nanood na nagstay dito for 3 hours, no? Grabe. Grabe, nagpipick tayo ng 30. So, very, very engaging. Oo. Sobrang ganda ng engagement. Oh, actually, no, hindi lang, natututo din ako from you na hindi ko na pinapanood. Na-experience ko nang hindi kita pinapanood sa screen. Na may natututunan ako kasi talaga sobrang, Maganda talaga yung mga discussion na ganito kasi... Hindi lang siya, maganda yung batuhan. So, parehong may learning. Oo, yun ang pinaka-important sa lahat. So, yan. We'd like to thank everybody who stayed and watched and enjoyed and contributed sa live. Sir Eric Baluya, straight from Munich. Grabe. Yan. So, yun. We'll end the video here. Oo, mukha nga. And magda-dinner muna kami. Yan. Thank you. Thank you so much, guys. Bye.